Sa pag-ibig, kahit na masaktan ka o lumuha pa, ang mahalaga, marunong kang magmahal ng tapat at di ka takot na masaktan dahil ang tapat magmahal ay may katapat na tunay na pagmamahal. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang kwentong pag-ibig muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang His Ex-Lover. Isang dalaga ang halos gumuho ang mundo nang malaman ang tunay na dahilan ng pagpapakasal sa kanya ng binata. At nakagawa siya ng mga bagay na mas nagpalala sa sitwasyon. Alam niyang may anak sa ibang babae ang binata bago sila magpakasal. Ngunit may pag-asa pa kaya ang kanilang pagsasama kung ang dating nobya ay bumabalik sa eksena na kasama ang anak nila? Tara at simulan na po natin ang ating kwento. Napabalikwas ng bangon si Michelle. Late na naman siya ng gising. Mabilis na tumakbo ang dalaga sa banyo at dali-daling naligo. Ilang minuto lang. Nakatapi ito ng tuwalyang humarap sa salamin para mag-makeup. Sa katunayan, maski walang makeup sa mukha ay maganda na siya. Medyo mestisahin, matangos ang ilong, very expressive ang light brown na mata, at makintab ang shoulder length na buhok na parang tsokolate rin ang kulay. Pagkabihis, uminom siya ng kape at patakbo ng lumabas. Hindi ka man lang ba mag-aalmusal? Tanong ng inang na sinalubong ng halik sa pintuan. Late na ho ako, Nay, sagot ni Michelle habang humahangos palabas. Na naman? Nasabi na lang ng inang na nakataas ang kilay. Sanay na itong makitang naghahabol ng oras ang anak. Halos lipa rin ni Michelle ang bus stop. Hayun, may padating na Metro Transit. Buti hindi ako maghihintay. Naisip niya nang mamataan ang pamilyar na blue and white color ng sinasakyan na bus. Sa pagmamadali, hindi niya napansin ang papadating na BMW. Hustong pakaripas siya ng takbo. Siya namang arangkada ng nagmamaneho. Mas malakas sana ang tama sa kanya. Sa nangyari, bahagyang bundol lamang ang inabot niya. Gayunman, nagkasugat ang dalawa niyang tuhod at isang kamay na itinukod niya upang hindi mapasubsob sa pagkatilapon niya. Galit na galit si Michelle, lalo na nang makita ang puwit ng papaalis na bus. Ano ba? Wala ka bang mata? Hirit niya kaagad pagkababang pagkababa ng driver ng kotse. Sorry miss, bigla ka kasing tumawid. At umakmang aalalayan siya nito. At ako pa ngayon ang may kasalanan. Ikaw nga tong porke may sasakyan, akala mo sa'yo na ang daan. Nagngangalit na patuloy pa rin ang dalaga. Pinalis ang kamay na nagtangkang umakay sa kanya. Nagpilit siyang tumayong mag-isa. Ngunit sa sakit, hindi niya yun matuloy. Bahagyang muntik na siyang mabuwal sa kalye. Miss, hindi mo pa kaya. Mabuti siguro dalhin na kita sa ospital. Hindi ko kailangan ma-ospital. Naku, kita mo tong abalang ginawa mo sa akin. Late na nga ako. Hindi ko rin naman kasalanan ang lahat. Pero satisfy you, okay? Okay, sira ulo na akong driver na kali solo ang daan. Ngayon, pwede bang sumama ka na lang sa akin? At nang malinisan man lang yung sugat mo. Matigas ang tono ng binata. Natigilan si Michelle sa narinig na pananalita ng kaharap. Sa unang pagkakataon, napatingin siya rito ng totoong tingin at napansin na may tsura pala ang mamang inaaway niya. Very manly ang tipo nito. Malaki ang kaha, medyo tan ang kulay at halata ang tigas ng karakter sa pangahing mukha nito. Sinapon ng lalaki ang kanyang siko, itinayo siya at inakay patungo sa sasakyan. Hindi na tumutol si Michelle, hindi na rin niya naisip na magpahatid na lang sa bahay nila. Bukod sa natameme siya sa kaharap, mahilo-hilo na rin siya sa sakit ng nagasgasang mga kalamnan. Sa isang magandang kondo siya dinala ng lalaki. Sumakay sila sa elevator at bumaba sa ikatlong palapag. Pagbukas ng pinto ng unit, humanga agad si Michelle sa nabungaran. Mga mamahalin ang muebles at color coordinated ang mga rugs, curtain at iba't ibang decors.
I'm sharing this with a friend pero nasa abroad siya right now. Maupo ka, ikukuha kita ng maiinom. Inakay muna siya ng lalaki sa isang malambot na sofa bago tumungo sa mas loob na parte ng bahay. Sandali lang tong nawala. Pagbalik ay may dala ng medicine kit at isang basong orange juice. O, inumin mo muna to bago simula ng paglilinis ng mga sugat mo. Sabi nito habang inaabot sa kanya ang baso. Parang maamong tupang uminom si Michelle. Hindi na makahirit. Ang lalaking kaharap ay ang tipo ng mga taong sanay na sinusunod. Pagkaubos ng juice, binalingan na ng atensyon ang kaniyang mga sugat. Nagbuhos ng alkohol sa isang bunton ng bulak ang lalaki. Pumikit ka, mahap dito. Utos sa kanya. Hindi ako bata. Galit na ganti ni Michelle na sa wakas nagkatinig. Hindi na sumagot ang lalaki. Nilanggas na lamang nito ang dugoang tuhod. Inalis ang mga mumunting grabang sumiksik doon. Napagtagis ni Michelle ang ngipin upang hindi mapadaing dahil totoo namang masakit. Nang matapos ang mga tuhod, ang sugat naman sa palad niya ang binalingan. Mahigit na hinawakan nito ang kaniyang kamay at pinunasan ng bulak ng basang alkohol. Sa kabila ng hapdi, hindi maiwasang hindi mapansin ni Michelle ang init ng palad na nakahawak sa kanya. Parang ang sarap ng pakiramdam kung ganito ang lalaking makakahawak kamay mo sa habang buhay. Naisip niya nang mapapikit sa hapdi. Nang buksan ang mga matay, namulatan ang binatang nakatitig sa kanya. Isang di mawaring ngiti ang mga nasa labi. Tanghaling tapat na nang makarating si Michelle sa export firm na pinapasukan bilang sekretarya. Tumanggi man ay nagpilit maghatid sa kanya ang lalaki. Sa kotse na lang sila nagkakilala. Uy bruha! Saan ka ba nanggaling? Bati agad ng best friend niya na si Celine pagkakita sa kanya. At napaanong tuhod mo? Hindi lang tuhod, pati kamay oh. Unsyaming itinaas ni Michelle ang nasugatang palad at isinalaysay sa kaibigan ang mga nangyari. Ay nako, parang sine. Oh, paano nang mystery man mo? Magkikita pa ba kayo? Ah, ewan. Kung hindi man, okay lang sa akin. Siya nga tong dahilan kung bakit nawalan ako ng kalahating araw na sweldo, no? Oo nga pala. Hindi ba ako hinanap ni boss? Swerte ka, nasa breakfast meeting siya kanina. Pagkatapos, lumipad ng Cebu para asikasuhin ang kliyente doon. Sagot ni Celine. Ay, mabuti na lang. Nasabi ni Michelle. Mabilis na dumaan ang maghapon. Sa dami ng trabaho, nawala na sa isip ng dalaga ang binata. Alas 5:30. Kasabay niyang palabas ng gusaling pinapasukan si Celine nang mamataan ang sasakyang nakaabang sa kanya. Natandaan niya ito dahil konting dent sa front fender na tumama sa sidewalk pag iwas sa kanya. Paglingon niya sa dakong kanan, nakita niya ang papalapit na binata. Uy, siya ba? Ang gwapo ah! Panunod yun ng kaibigan nang masundan ang direksyon ng kanyang tingin at makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinundo na kita para hindi ka na mahirapang makipaghabulan sa bus. Sabi nito. Hindi mawari ni Michelle kung may bahid ng pang-aalas ka ang tinura ng binata. Sige, thank you na lang. Kaya ko naman eh. Sagot niya. Binilisan ni Michelle ang lakad, ngunit huminto si Celine, kaya napilitan siyang gumaya. Sus naman, hindi ka pa sumama. No, gusto mo pang makipag-agawan, tsaka makipagsiksikan sa bus? Eh hayan nga't sugat-sugatan ka na. Shock kunong sabat ng kaibigan. Gusto na itong upakan ni Michelle. Tama ang kaibigan mo, sang-ayon ng binata. Pagkatapos ay bumaling kay Celine. Ako nga pala si Alexander Johnson. Tawagin niyo na lang akong Alex. At iniabot ang kamay sa dalaga. Celine Velasco. Sagot naman ng kaibigan ni Michelle na magpapapungay pa sana ng mata, ngunit bumaling na uli si Alex kay Michelle. O ano, sabay ka ba o hindi? Sabay na! Sundot ni Celine. At sa gayong pamimilit ay wala nang nagawa si Michelle. Lalabas namang sobrang pagpapakipot kung tatanggi pa siya. Isasabay na rin sana ni Alex si Celine, ngunit ito na mismo ang tumanggi. Wag na! Opposite naman ang bahay namin ni Michelle, thank you na lang.
sabi ni Celine. Madaling nabuksan ni Alex ang pinto ng passenger side ng sasakyan. Inalalayan niya ang pagsakay ni Michelle. Sa pagdampi ng pala nito sa kamay ng dalagay, may kakaibang kiliti itong naramdaman. Bagay na nagpaumid sa kanyang dila. Matapos sagutin ang tanong ng binata ukol sa kanyang tirahan, matagal na wala silang imikan. Gusto mo kumain muna tayo? May treat. Kapalit ng sabi mong pagkakaabala ko sa'yo. Sa wakas ay pinutol ni Alex ang katahimikan. Wag na lang. Mabilis na sagot ni Michelle. Ikaw si puro wag na lang. Sige na, minsan lang ako makaisip man libre. Samantalahin mo na. Natawa si Michelle. Okay, kung mapilit ka. Sa tapat ng isang mamahaling restaurant, ipinarada ni Alex ang kotse. Kagaya ng dati, inalalayan siya. Kari-kari at crispy pata ang inorder nila. Sapagkat paborito niya'y hindi na nagpa-cute si Michelle. Magana itong kumain. Nakikipagbuno siya sa isang medyo maganit na bahagi ng pata nang mapatingin siya kay Alex. Nakangiting nakatitig ito sa kanya. Bakit? Tanong niya at biglang binitiwan ang kubiertos na ipinanghihiwa ng karne. Wala, ang sarap mo kasing panuoring kumain. Nakakagana. Matakaw ka mo. Hindi naman, gusto ko nga ang babaeng yung maganang kumain. Usually kasi nagda-diet ang mga babaeng kilala ko. Nakakasawa ng marinig. Masaya nilang tinapos ang hapunan. Pagkatapos ay inihatid na si Michelle sa tinutuluyan niya. Nung nasa pinto na sila, inapuhap ng binata ang kamay niya. I had a nice time. In a way, maswerte rin sigurong nabundol kita. Pagkasabi nito ay tumalikod na ito at bumaba ng hagdan. Hindi agad makatulog ang dalaga. Pabiling-biling sa kama. Naiisip ang mga pangyayari. Ang masayang date nila ni Alex. Makita pa kaya niya ito? Walang nabanggit ang binata ukol dito. Nakatulog si Michelle na yakap-yakap ang una niyang ini-imagine niyang si Alex. Hoy, Miss Beautiful! Para sa'yo! Hawak ni Celine ang receiver ng telepono at inabot sa kanya. Hulaan mo kung sino. Tukso pa nito. Hello? Nag-aalanganing sagot ni Michelle. Hello, Michelle. Sabi ng nasa kabilang linya. Si Alex to. Paano mo nalaman ang phone number ko? Sa directory. Simpleng sagot ng binata. Are you doing anything after office? Tanong sa kanya. Wala naman. Good, susunduin kita ha. Binigyan ako ng ticket sa play nung kaibigan kong director. Baka kako gusto mong manood. Madaling pumayag si Michelle. Sa totoo, excited na excited siya. Enjoy na enjoy sa pagpanood si Michelle. Ginawang musical ang dulang Romeo and Juliet na sinaliwaan ng mga romantikong musika. Pagkatapos ng play, kinausap nila sandali ang kaibigan ni Alex na nag-direct ng play. After which, tumuloy sila sa isang restaurant. Dinner by candlelight. Nakakahipnotismo ang munting kislap ng ilaw sa paligid. Dagdag pa ang saliw ng romantikong violin music ng mga roving musician. Bago pa man matapos ang dinner, nagsisimula nang ma-inlove si Michelle sa kasama. Sakay na sila ng sasakyan pa uwi nang biglang ihinto ni Alex ang kotse sa nadaan ng park. Pinagmasdan siya nito. Bakit Alex? Balisang tanong ng dalaga. Wala naman, para lang ayoko pang matapos ang gabing to. Gusto ko pa kasing makasama ka. Hindi nakakibo si Michelle, ngumiti na lang ito. I'm telling the truth, Michelle. Sabi ni Alex at tinutop nito ang palad niya. I enjoy being with you. I hope you like being with me too. Oo Alex, I do. Good. Pabulong na sagot ng binatang dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Napapikit si Michelle. Alam niyang hahalikan siya ng kasama at hindi niya masiguro kung ano ang ikikilos. Naramdaman niya ang pagsayad ng labi ni Alex sa kanyang pisngi, patungo sa kanyang labi. Pinukaw ng halik ng binata ang iba't ibang sensasyon sa kanyang katawan. Tila nalulunod si Michelle sa ligaya. Maya-maya'y naramdaman niyang gumagapang ang kamay ng kasama.
pababa mula sa balikat. Uwag! Biglang natauhan si Michelle. Itinulak ang binata. Please take me home, Alex. Iiling-iling lamang na sumunod si Alex. Sorry, bulong nito. Ilang saglit pa ay tumulak na sila pa uwi. Sabado kinabukasan, wala ang mga magulang ni Michelle. Nagpunta sa probinsya ang mga ito. Naglilinis siya ng bahay nang biglang tumunog ang telepono. Hi Michelle, can I drop by today? Si Alex. Wala ang mga magulang ko dito ngayon, sagot niya. Di bale, lalabas naman tayo. Dadaanan na lang kita, mga 4? Gusto rin namang makapiling ni Michelle si Alex, kaya't hindi na siya nagpakipot. Sa Rojas Boulevard sila nagpunta. Sumakay sila sa Sunset Cruise. Sa kakatingin sa mga tanawin na likha ng paglubog ng araw, hindi niya namalayang na ipatong ni Alex ang braso sa kanyang balikat. Nang mapansin niya ito, hindi siya nakatiis at isinandal na ang sarili sa binata na lalong humigpit ang pagkakaakbay sa kanya. Madilim na nang makabalik sila sa pundohan ng bangka. Where do you want to eat? Tanong ni Alex pagkababa nila sa sinakyang bangka. Alex, bumili na lang tayo ng kakainin natin sa kotse. Ang sarap ng hangin dito. Mungkahi ni Michelle. Ganun nga ang kanilang ginawa. Nag-take out sila ng Chinese food at kinain nila yon sa sasakyan. Matapos maubos ang kinakain, matagal naghari ang katahimikan. Pagkatapos, inakbayan siya ni Alex. Sa dilim, inapuhap ang kanyang kamay. Ang sarap mo talagang kasama, bulong nito. Ibinaling ni Michelle ang mukha sa kasama para ngumiti. Sinamantala naman yun ang binata. Ginagap ang kanyang baba at marahang hinalikan na unti-unti rin namang dumiin. Nag-init. Gumanti na rin ng halik si Michelle. Hindi maiwasan ang nakakainggan yung tukso ng mga labi ni Alex. Isang mahinang ungol ang kumawala sa binata. Iniangat nito ang sarili upang makalipat sa kinauupuan ni Michelle. Nang magkatabi sila ay may binatak ito sa gilid ng upuan at bumaba ang sandalan. Pahigang napadagan siya kay Michelle na nooy parang naalimpungatan kaya nagpatianod na lamang sa nangyari. Dama ni Michelle ang pag-iinit ng kanyang katawan at habang nalulunod siya sa tamis ng kanyang nararamdaman, naghahanap ang mga haplos ni Alex. Parang sinisilaban ang dalaga. Ngunit nang marating ng kamay ng binata ang hinahanap ay, Alex, wag! Namumula ang mukhang pagpipiglas niya. Hiyang-hiya siya sa sarili sa mga naging reaksyon niya kay Alex. Matagal bago nakareact si Alex, pinayapa muna nito ang nag-aalab na damdamin. Pagkatapos, lumipat na ulit sa driver's seat. Pasensya ka na, Michelle. Hindi na mauulit. Pabuntong hiningang sabi nito. But can we stay for a while? Gusto kitang makausap. May pagsusumamong hindi matanggihan ni Michelle. You might think that it's too soon, but I feel that I'm falling in love with you. Pagtatapat ni Alex. I think I feel the same towards you. Amin na rin ni Michelle. Matapos ang ikinilos niya at nararamdaman niya para sa binata. Nang marinig ang katugunan niya, niyakap siya ni Alex at dinantayan ng banayad na halik. Hihilig sana si Michelle, ngunit pinigilan siya. But before anything else, gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa akin. Parang nahihirapan si Alex sa sasabihin. Kinabahan tuloy si Michelle na baka kung ano ang itinatago nito. Yes, what is it? Udyok niya. Medyo magulo. May anak na ako. Ha? Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Michelle. It's not what you think. May anak na ako pero walang asawa. Siya'y anak sa pagkabinata. May nabuntis ako noon. Liberated siyang babae at ayaw magpakasal. Mga 3 years old na yung anak namin nang ibigay niya sa akin dahil gusto niyang mag-abroad at hindi niya maisasama dito. Kinupkup ni na mama at papa ang bata at ngayon doon siya sa amin nakatira. Bakit hindi mo siya kasama sa tinitirhan mo? Ibig malaman ni Michelle.
Ewan ko ba? Nung una, parang ayaw ko ng responsibilidad. Pero ngayon, that I know na meron na akong pwedeng makatuwang sa pagpapalaki sa kanya, gusto ko nang punan ang mga pagkukulang ko sa kanya. Tumigil sa pagsasalita si Alex. Matagal na hindi kumibo. Ano, Michelle? Mahal mo pa rin ba ako? Malungkot na tanong nito. Walang nabago sa damdamin ko, Alex. Ang mahalaga lamang sa akin, maging sincere ka sa pagmamahal na inuukol mo. What about yung ina ng bata? May pagtingin ka pa ba sa kanya? Wala na, matagal nang tapos yun. Paniniguro ng binata. Kung ganun pala, walang dahilan para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Diin ni Michelle. Umaliwalas ang mukha ni Alex. Thank you, Michelle. Pinaligaya mo ako ng gusto. Sabi nito. Muli siyang niyakap. Hinagok ang buhok, hinalikan. O paano, ipapakilala na kita sa pamilya ko? Excited na tanong sa kanya. Sige, kailan ba? Sang-ayon naman agad ang dalaga. I'll call you. Ipapaalam ko muna sa kanila na magkakaroon na ng inang aking tahanan. Ha? Ano? Kantsaw ni Michelle sabay kurot sa tagiliran ng kasama. Tumugtog ang mga organs. Nagsimulang lumakad ang wedding entourage. Hindi pa rin makapaniwala si Michelle na siya'y ikakasal na. Mabilis na naging takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos ng reception na ginanap sa isang 5-star hotel, tumuloy sila sa bahay ng mga Johnson kung saan meron pang salo-salo. Inaayos na niya ang sarili nang may maulinigang tinig sa labas ng pinto. Of course, I don't like her. Mataray ang pagkakasabi nun. Well, Joanna, wala ka nang magagawa. Eh bakit nga ba kasi ganong klase ng babae ang napiling pakasalan ng brother mo? Ang cheap. Babae ang kausap ni Joanna. Ewan ko ba? Pero one thing's for sure. He doesn't love her. Palagay ko nga, greatest revenge niya yan kina mama at papa. Ang pagpapakasal sa babaeng yun. Na almost had at fit nang malamang he really intended to marry her. At ano naman ang magagawa nila? Eh sila ang nagbunsod kay Alex na gawin yun. Paliwanag ng kapatid ni Alex. Napapitlag si Michelle. Tumayo at lumapit sa saradong pinto. Ano ba talagang nangyayari? Usisa ng kasama ni Joanna. Kasi naman, binantaan si brother na kapag hindi siya nagpakatino, I mean, nagsettle down, at huwag nang papalit-palit ng girlfriend. Kukunin nila mami si Ava and adopt her legally. Tutal mapapatunayan daw nila sa korte na mas magiging stable ang buhay ng bata kung silang i-recognize na real parents nito. Baka naman mahal niya na yun. Natatawang tanong ng kaibigan ni Joanna. Yun? My goodness! Alam mo naman ang type ng brother ko, diba? Nanunoy ang tugon ni Joanna. Kung sa bagay, nakita ko nga yung picture ni Isha, yung sinasabi mong mami ni Ava. That's more like it. Gusto niya yung tipong chimay. At bumunghalit na naman ng tawa ang mga ito. Parang sinisilaban sa hiya't pagkapuot si Michelle. Bahagya nang narinig ang papalayong yabag ng dalawa. Ang ulang niya! Ang ulang niya! Impit niyang sigaw. Tumutulo ang luhang nakasalampak siya sa isang upuan. Buong akala niya ay mahal siya ni Alex. Yung pala'y ginamit lang siya. Matagal na hindi nakatinag si Michelle. Walang puknat ang daloy ng luha. Minahal niya si Alex, pinagkatiwalaan. At hindi niya inakalang lilinlangin siya nito. Now you're all mine, sabik na sabi ni Alex. Nasa kwarto na sila ng hotel noon, kung saan sila magpapalipas ng gabi bago tumuloy sa Boracay kinabukasan. Niyakap siya ng asawa. Hindi alam ni Michelle kung ano ang ikikilos. Ibig na niyang manumbat. Magpalahaw ng iyak ngunit nagibabaw ang pride. Bakit niya ipagkakalandakan na nadurog ang puso niya? Siniil siya ng halik ni Alex. Hindi siya nag-respond. Hey, what's wrong? Nagtatakang tanong sa kanya. Ninenervyos ka ba? Don't worry, I'll be gentle. Dahan-dahang minasahi ang batok niya. Naramdaman ni Michelle ang pagkapawi ng tensyong dala ng pagod. Napalitan ng ibang uri ng tensyon. Hinalikan ni Alex ang batok niya. Nakakakiliti, nakakatakaw.
Iniilag niya ang katawan niya. Bakit ba? May bahid ng pagkairita ang tono ng lalaki. Muli siyang kinabig at sinibasim ng halik. Mga halik na unti-unting gumigising sa kanyang pagkababae. Wala sa sariling gumanti na rin siya. At nagningas ang apoy na si Alex lamang ang may kakayahang magsindi. Nabuksan ng asawa ang suot niyang bestida nang hindi niya namamalayan. Nalaglag yon sa kanyang paanan. Noon natauhan si Michelle. No! Kinalas niya ang nakayakat na bisig ng asawa. Galit at pagnanasa ang naghalo sa mukha ni Alex. Ano bang nangyayari sa'yo? Anas nito. Alex, ayoko. Ayokong makitabi sa'yo. Ano? Asawa mo na ako ah. Tumigas ang boses ni Michelle. Nagunita ang narinig kanina. Asawa sa pangalan lamang. Ano bang pinagsasabi mo, Michelle? Gaya ng narinig mo. I'll be your wife in the name only. Walang pisikal na mamamagitan sa atin. Walang pagmamahal. Ginamit mo ko. Gagamitin din kita. Halatang litong-lito si Alex. Inilahad ang mga kamay sa pagtatanong. Anong ginamit? Paano kita ginamit? Hindi ba? Kaya mo lang ako pinakasalan? Dahil kay Ava? Usig ni Michelle. Sinong nagsabing, sagutin mo ko? Sigaw ni Michelle. Totoo bang kaya mo lang ako pinakasalan? Dahil sa anak mo? Bumuntong hininga si Alex. Okay, okay. Hindi ko alam kung paano mo nalaman yan. Pero sige, aaminin ko sa'yo na yun lang yung motibo ko nung una. Kaya lang, wag na! Paklin ni Michelle na sagad langit ang umusbong na galit sa puso. Umaasa siyang mali ang nasagap na narinig kay Joanna. Ngunit ngayong si Alec na mismo ang nagpatotoo dito. Pakiramdam niya'y sasabog ang kanyang dibdib sa pinaghalong galit at sama ng loob. Michelle! Sabi ko naman di ba na... Panimulang paliwanag ulit ng lalaki. Huwag na sabi! Manluloko ka! At kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ko napapaniwalaan pa! Diin ni Michelle na naghahagilap ng mga salitang itatapon sa kabiyak upang ito'y saktan din gaya ng pananakit nito sa kanya. Sa tindi ng galit ay may naisip siya. Di bali Alex, tutal hindi rin naman kita minahal. Napatitig sa kanyang asawa. Nanlilisik ang mga mata. Anong sabi mo? Bini ka ba? Sabi ko hindi kita minahal. Kaya kita pinakasalan. Eh dahil... Galit man ay halos hindi niya matuloy ang mga katagang alam niyang susugat rin sa puso ng lalaking minahal. Dahil sa kayamanan, yun ba ang ibig mong sabihin? May panunuya sa tinig ni Alex. Hindi! Pinakasalan kita dahil mahal kita. Gustong isigaw ni Michelle ngunit naisip niyang lalo lang siyang magmumukhang kawawa kung gagawin yun. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Yun na lang ang sinabi niya. Magaling ka rin no? Magaling ka magpanggap? Banayad ang tinig ngunit halatang may kinikimkim na galit ang mga salita ng lalaki. Sabi na nga ba? Totoo mga inakala ng marami. Na mas minahal mo ang pera ko kaysa sa akin. At yun ang mas mabigat na dahilan kung bakit pumayag ka agad na pakasal tayo. Well, mabuti't habang maaga nagkaintindihan tayo. Kung hindi mo ako mahal, lalong hindi kita mahal. Gold digger! Parang sinampal si Michelle. Ramdam na ramdam niya ang pagguho ng mga nabuong pangarap. Walang yakat talaga! Sigaw niyang sinugod si Alex. Pinaghahampas ng mga kamay. Walang hirap namang nasukol ito ng kanyang mga bisig. Sino sa atin ang walang haya? Bumubuga ng apoy ang tingin ng lalaki. Siguro wala ng pagmamahal na namamagitan sa atin. Ngunit ganito, meron. At sinisid nito ang mga labi ni Michelle. Mariing hinalikan. Nagpipigla siya. Ayoko, Alex! Ano ba? Hindi siya pinansin ni Alex. Ibinilanggo ang kanyang tinig sa pamamagitan ng mainit na mga labi. Habang kinakarinyo ng mga kamay ang balingkinitan niyang kabuuan. Laban man sa sarili, naramdaman na naman ni Michelle ang pag-iinit ng kilalang kilala na niya. Alex, wag.
Pahingal niya ang tutol. Patuloy pa rin ang lalaki sa ginagawa. Nilabanan ni Michelle ang pisikal na kaligayahang dulot ng asawa. Hindi ito tama. Ayokong gawin to ng walang pagmamahal. Sigaw ng isip niya. Ubos lakas niyang itinutulak si Alex na natimbuwag sa sahig. Masama ang tingin sa kanyang muling bumangon ito. Asawa na kita. At ito lang ang maaari mong isukli sa lahat ng benepisyong makakamit mo. Sigaw nito at sabay sunggab sa kanya sa kama. Kinubabawan siya at pinaghalikan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Michelle sa masakit na mga salitang binibitiwan ng asawa. Nawala lahat ng init na nadarama. Nanlaban siya ng buong puso, ngunit lubhang malakas si Alex. Nang mapagod, hinayaan na lamang niya ang kabiyak. Handa nang tanggapin ang kapalaran sa mga kamay nito. Mga kamay nito, mga impit na iyak lamang ang tanda ng pagtutol. Hubad na siya at damang-dama niya ang mainit na pagkakatitig ng asawa. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata't hinintay ang pagkasira ng kanyang pagkababae. Subalit hindi ito dumaing. Naramdaman niyang nawala ang pagkakadagan sa kanya ni Alex. Umalis ang asawa, umupo sa gilid ng kama. Malungkot ang tinig nito nang magsalita. I'm sorry, Michelle. Nawala ako sa sarili ko. Kung ayaw mo, wala akong karapatang pilitin ka. Maski na asawa pa kita. Matagal na katahimikan. Si Alex uli ang unang nagsalita. Kasal na tayo. At kahit ano pa man ang ating mga dahilan kung bakit tayo humantong sa ganito, wala na tayong magagawa para umurong. Mahirap, matagal, at napakalaking iskandalo ang magpaanhal ng kasal. Paliwanag nito. Kaya kung papayag ka, pwede tayong magsama bilang mag-asawa. Gaya ng nais mo, walang pisikal na relasyong namamagitan sa atin. Ang pakiusap ko lang, maging ina ka kay Ava. Isang mabuting ina. Love her as your own. Masyado nang naging magulo ang buhay niya. Ayokong madami na naman siya sa gusot na namagitan sa atin. Ano, payag ka ba? Natitigilan si Michelle. Nag-iisip. Totoo ang sinabi ni Alex, kasal na sila. Bukod dito, may nararamdaman pa rin siyang pagtingin sa lalaki sa kabila ng nangyari. Okay, payag na ako. At huwag kang mag-alala. Mamahalin ko si Ava at ituturing niya parang anak. Sagot niya. Thank you. Bulong ni Alex at ito'y tumayo na at nagbihis. Go to sleep. Sabi nito, sabay alis ng kwarto. Ava, this is going to be our new home. Malugod na malugod ang tinig ni Alex habang kinakausap ang anak. Tumangot-tango lang si Ava. Halika, ipapakita ko sa iyo kung saan ang room mo. Si Michelle ang nagsalita. Nakalahad ang kamay sa direksyon ng bata. Si Daddy na lang po. Ava, go with Mommy Michelle. Utos ni Alex, ngunit pinigilan niya. It's alright. Sige, ikaw na lang ang sumama sa kanya. Inihatid na lang ng tingin ni Michelle ang mag-ama. Sa sarili, iniisip kung paano mapapaamo ang napakailap na bata. Sa pagdaan ng mga araw, pakiramdam ni Michelle ay manikang disusi ang batang kasama. Walang buhay, otomatikong sumusunod sa inuutos sa kanya. Nag-resign na noon si Michelle sa trabaho, ayon na rin sa kahilingan ni Alex na hindi niya matanggihan. Dahil iyon ay alang-alang sa batang nais din niyang matulungan. Minsang pumanhik si Michelle at nagpunta sa silid ng stepdaughter. Nakaawang ng konti ang pinto at kitang-kita niya ang ginagawa nito sa loob. Nakabalabal ng tuwalya. Ginagaya ng bata ang balerinang nasa music box sa ibabaw ng mesa. Kanda tumbay ito sa pag-ikot, ngunit muling babangon at itutuloy ang paggaya. Natawa si Michelle sa nakita. May naisip. Umalis ito nang hindi nagpapakita kay Ava. Ava, gusto mo bang mag-aral ng ballet? Tanong niya sa bata nang nagmemeryenda na sila. Namilog ang mga mata ni Ava. Natigil sa pagsubo ng ice cream. Nagkabuhay ang dating walang ekspresyon na mukha. Opo. O sige, we'll tell Daddy, okay? Biglang nawala ang excitement sa mukha ng bata. Huwag na lang po, Mommy.
ayoko nang mag-aral. Nagulat si Michelle. Bakit naman? Usisa niya. Baka magalit si Daddy. Ibalik uli ako kina Grandma. Tapos magagalit din si Grandma. Mag-aaway na naman sila. Awang-awa si Michelle sa stepdaughter dahil sa sinabi nito. Yung kaya ang pinakadahilan kung bakit ayaw nitong maglikot, mangulit, umasal na parang normal na bata si Ava. Ava, hindi ka ibabalik ng daddy mo. Pamilya na tayo ngayon. Sa kanya ka na parati titira. Kayo, mami, dito ka rin ba parati titira? Ayaw mo ba? Gusto nga po pero baka kagaya kayo ng dati kong mami. Sabi ni Grandma, umalis daw siya, baby pa ako. May parang bumara sa lalamunan ni Michelle. Kung hindi lang nagpipigil ay naiyak na. Hindi, Ava. Hindi ako aalis na gaya ng dati mong mami. Nang marinig yun, sumaya ang mukha ng bata. O sige, mami. Sabihin na natin kay daddy na gusto ko mag-aral ng ballet. Pero sigurado ka na hindi niya ako ibabalik kay grandma. Paniniyak nito. Oo, sigurado ako. Pumayag agad si Alex na mag-ballet class si Ava. Hindi kalaunan, nagbukas rin ng art classes for adults yung center. Nag-enroll si Michelle upang hindi mainip sa paghihintay kay Ava. Mami, tingnan mo oh! Tawag minsan ng bata kay Michelle at umikot-ikot ito na parang turumpo. Masigabong palakpak ang isinukli ni Michelle. Ngayon, heto naman ang tingnan mo, sabi niya. Pinalapit sa kanyang bata. Patakbo naman itong sumunod. Iniharap sa kanya ni Michelle ang painting na ginagawa. Isang batang nagbabalay. Hanga ang bata. Mami, ang ganda! Gusto mo ba? Tanong ni Michelle. Opo! Gusto mong ilagay natin sa kwarto mo? Gustong gusto po! O sige, ilalagay natin mamaya ha. Thank you, Mami! Sabi ni Ava, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Hindi niya alam. Kanina pa nakamasid si Alex. Dumating ito nang wala sa oras at nooy nakatunghay sa kanila mula sa bukana ng pinto. May kakaibang naramdaman ang lalaki sa tagpong na datnan. Daddy! Look! May binigay sa akin si Mami! Nakangiting lumapit si Alex. Kinalong ang anak sa katumingin si itinurong painting. Ilalagay doon ni Mami sa kwarto ko. Bida nito. Ibinaba ng lalaki si Ava. Ginusot-gusot ang buhok. That's nice. And now, may naghihintay na pasalubong sa'yo sa kusina. Yes! At nagtatakbo na ang bata palabas. Bumaling si Alex kay Michelle na nagsisimula ng magligpit ng painting. Ipinatong ang kamay dito sa aktong pagpigil sa ginagawa nito. Hindi ko alam, magaling ka palang magpinta. Sabi habang nakatitig sa painting na ginawa niya. Hindi inaasahan ni Michelle na makakaramdam siya ng matinding kaligayahan sa papuring narinig. Hindi naman gaano, pero thank you na rin. Totoong sinasabi ko, magandang painting. Besides, I should be the one to thank you. Ang laki ng ipinagbago ni Ava mula nang dumating ka sa buhay niya. It's not me. Dahil din yun sa'yo. Secure na siya sa presence mo ngayon, kaya ganun. No. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko sa kanya. And for that, I have a lot to thank you for in spite of. Hindi itinuloy ni Alex ang sasabihin. Parang taong nawala sa sarili at muling natauhan itong biglang tumigil at tumalikod. Alam ni Michelle kung ano ang kadugtong ng pangungusap na yon. Ang pag-aakala ng asawang pinakasalan niya ito dahil sa kayamanan. It's the least I could do. Naibulong na lamang ni Michelle. Lumapit sa kanya si Alex. If only for that, you're worth it. Iniharap siya nito. Sinapo ang baba at matamang tinitigan. Dahan-dahan nang bumababa ang mukha nito palapit sa kanya nang biglang pumasok si Ava. Mami, daddy, dali! Natutunaw na yung ice cream! Hindi na itunuloy ni Alex ang balak. Ipinatong na lamang ang braso sa balikat ni Michelle at binatak siya palabas kasunod ng nagmamadaling si Ava. Good morning, Michelle.
Bati ng instructor niya sa art class. Good morning po, Mr. Mondragon. Hanggang ngayon ba, Mr. Mondragon pa rin ang tawag mo sa akin? Just call me Daniel. And it's a very good morning indeed, dahil may magandang balita ako sa'yo. Balita? Ano? Remember your last painting, yung Father and Child? Well, I took the liberty of entering it in a painting contest. Naku, bakit niyo ginawa yun, Mr. Mondragon? Daniel, nakakahiya, ang pangit nun. The judges didn't think so. In fact, they awarded it second place. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Second place? Dapat nga first place pa. Sa palagay na yun, disappointed pa ako. Si Mr. Daniel naman. Matagal ko nang sinabi sa'yo, may ibubuga ka. Ayaw mo lang maniwala. Anyway, may awarding ceremony sa Friday, 7:30 ng gabi sa Ritz Plaza. Can you make it? Itatanong ko po muna sa husband ko. Nag-aatubili siyang ibalita kay Alex ang natamong karangalan. At kung hindi kanya masasamahan, I'll be glad to escort you. Makahulugang sabi ni Daniel. Napasulyap si Michelle sa instructor. May kakaibang kislap ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Noon niya lang napansin ang tila malagkit na tingin nito sa kanya. Thank you, Daniel. I'll let you know. I'll be waiting. Nakangiting tugon nitong hindi pa rin inaalis ang makahulugang tingin sa kanya. Oo, sige. Tatawagan na lang kita. Tapos ni Michelle at mabilis itong lumakad palayo kay Daniel. Paglingon niya nang malayo na siya, nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya ang lalaki. Ha? Ano? Paanas ang tinig ni Alex. Hawak ang cellphone na nakabukas sa social media. Ang balitang hindi nabasa kaninang umaga. Nanalo ako ng second place sa painting competition. Mahina't nangingimi ang tinig ni Rachel. Well, congratulations. And why do you look so scared? Hindi ako kumakain ng tao. I'm not scared. Sige, hindi na kung hindi. Then, will you go with me sa awarding ceremonies? Bukas yun, 7:30 ng gabi sa Ritz Plaza. Ikinros ni Michelle ang daliri. Gusto niyang makasama si Alex pagtanggap niya ng karangalan. I wouldn't miss it. Paniniguro ng lalaki dito na halos mahalikan niya sa tuwa. Pinaghanda ang mabuti ni Michelle ang gabi ng awarding. Kandrahilo siya sa pagpili ng isusuot. Samantalang inip na inip si Alex sa ibaba. Michelle, ano ba? Malilate ka na! Nakatayo na ang lalaki sa puno ng hagdanan. Handa na siyang akyatin. Coming! 10 minuto pa bago nakababa si Michelle. Napatayo si Alex pagkakita sa kanya. Nanlaki ang mata. Sobrang sexy ang sea green na bestidang suot ni Michelle. Ankle length, flowing ang skirt at humahapit sa hita pag siya'y lumalakad. Mababa ang likod at medyo may kababaan din ang harap. Sulit naman pala talaga ang paghihintay ko. Bulong ni Alex pagsalubong sa kanya sa huling baitang ng hagdanan. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang braso ng asawa nang alalayan siya palabas. Mabilis na natapos ang awarding ng plaque at cash prizes. May cocktails pagkatapos, ngunit hindi na sila nagtagal. Let's have our own celebration, yaya ni Alex. Hindi tinanggihan ni Michelle ang mungkahing yun ng asawa. Sa isang 5-star restaurant sila nagpunta. In recognition of a fine work of art, nakataas ang kopita ni Alex. Nangingislap ang matang nakatitig sa kanya. Sa dim light, nagblush si Michelle. Hindi pa man ganun kaganda ang painting ko, pero sobrang salamat. I wasn't referring to the painting. Pilyo ang ngiti sa mukha ni Alex. Lalong namula si Michelle. Hindi niya alam kung ano ang itutugon, ang gagawin. Sa halip magsalita, tinunggan na lang niya ang champagne sa kopita. Nakangiti lang. Hindi siya pinipigilan ni Alex. Nasaid niya ulit ang pangalawang baso ng alak. Palibhasa, hindi nang sanay umiinom. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Dance with me.
May narinig siyang bumulong sa kanyang tainga. Ha? Nalingunan niya si Alex. Nakatayo na ito sa tabi niya, nakalahad ang kamay. Lumakad sila patungo sa dance floor. Hirap na hirap si Michelle na huwag ipahalata sa asawang tila ulap ang kanyang nilalakaran. Hindi lang dahil sa kahawak kamay si Alex, ngunit mas malaking kadahilanan ang epekto ng ininom. Jazz ang tugtog, malumanay, sensual, nagiinit ang pakiramdam ni Michelle. Again, pinaghalong epekto ng alak at ng pagdidikit ng katawan nila ng kanyang asawa ang dahilan. Para siyang natutunaw. Unti-unti, may pagkauhaw siyang naramdaman. Lalong idinikit ang sarili sa kasayaw. Let's go home. Parang paos si Alex. Walang tutol na sumunod si Michelle nang i-guide siya palabas ng restaurant. Mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan. Parang may hinahabol na kung ano. Pagparada ng driveway, inalalayan siyang bumaba ng asawa at pagtayo niya'y mahigpit siyang inakbayan. Tuloy-tuloy sila sa itaas. Wala na sa sarili si Michelle. Ngunit panandalian, pagtapat nila sa kanyang silid, natigilan siya. Gahiblang na tauhan. Napansin ni Alex ang pag-aalinlangang yun. Oh no, not tonight. Hindi mo na ako matatakasan ngayon. At hinila na si Michelle patungo sa silid. Pagkasara ng pinto, pinaliguan siya ng halik. Sa mata, sa pisngi, sa bibig. Sa huling destinasyon, pinariin ang halik. Dala ng pagmamahal sa asawa na nagbigyang laya ng kalanguan. Buong puso ang pagganti ng halik ni Michelle. Marahan, kinalas ni Alex ang zipper ng damit niya. Parang nilalagnat si Michelle. Nagiinit ang bawat hawak ng asawa. Nahubad ni Alex ang kanyang bestida. Isinunod ang kanyang panloob at natambad ang kanyang katawan. At ganun din ang ginawa ni Alex sa sarili. Niminsan hindi sumagi sa isip ni Michelle na maaari siyang tumanggi sa ginagawa ng kabiyak. Pwede man ay ayaw na niya. Lubos na siyang napailalim sa kapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Nagningas ang kanilang pagnanasa sa isa't isa. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang naangkin ni Alex. Ramdam na ramdam niya ang pag-angking yun. Masakit. Sakit na mabilis namang napawi ng maalab na pag-iinit. Narinig niya ang mahinang ungol ng asawa nang sapitin nito ang rurok. Ngunit si Michelle ay nauuhaw pa. Napayakap sa kanya si Alex. Hinimas-himas ang likuran niya. Michelle, I'm sorry. Panimula nito nang manumbalik sa pag-iikot ng mundo. Don't talk, Alex. Idinantay ni Michelle ang daliri sa bibig ng asawa. Unti-unti, nagliliwanag na sa kanyang pag-iisip at ayaw niya ang komplikasyong bunga na nangyari. I have to go. Sa wakas ay sabi ni Michelle at umaksyon na siyang babangon. Pinigil siya ni Alex. Ibinalanggo sa mga bisig nito. Alex, let me go. Protesta niya. Sabi nila, it's seldom good for the woman the first time around. Pil yung sabi sa kanya ng nakangiting asawa. No, don't. Shh. Nilunod na ang iba pa niyang sasabihin ng masidhing halik ng asawa. Muli, pumailan lang sila sa himpapawid ng kaligayahan. At sa pagkakataong yun, lubos nang napawi ang pagkauhaw ni Michelle. Sa pagod ay agad na himbing si Michelle. Yakap ang asawa. Si Alex na may matagal hindi makatulog. Nag-iisip ito habang hinahaplos-haplos ang likod ng asawa. Ano't napamahal ng ganoon sa kanya ang asawa? At sa tingin nito'y may pagtingin din ito sa kanya, ngunit hindi ba ito mismo ang nagsabing walang pagmamahal na namamagitan sa kanilang dalawa? Ayaw maisip ang mga di ka nais-nais na gunitain. Pinasdan na lamang ni Alex ang asawa. Umaga, madilim pa'y nagising na si Michelle. Nanibago, pilit inaalala kung saan siya. Parang nahiya sa sarili nang maalala. Si Alex, nasa tabi niya si Alex. Pikit ang mata sa pagkakahimbing, ngunit bilanggo pa rin sa yakap nito. Tinangkang tumakas ni Michelle. Where are you going?
Boses ng bagong gising ang nagsalita. Lumingon si Michelle. May mga ngiting namumutawi sa labi ng katabi. Nakita ni Alex ang pag-alinlangan sa mata ni Michelle at binatak siya upang mailapit sa kanya. Hinaplos ang buhok, hinagkan ang mga labi. Let's have breakfast first? Anito sabay balikwas at sa isang iglap napailalim si Michelle. Ibang klaseng breakfast pala ang ibig sabihin nito. Muli, inabot nila ang langit. Matapos maglambingan, sabay na silang lumabas ng silid. Bumaba upang kumain ng totoong breakfast kasama si Ava. Halata ang masuyong turingan ng dalawa. Pati si Ava ay nakapuna. Mami, bakit ipinagtitimpla mo pa ng kape si Daddy? Dati naman ay hindi. Napangiti sila. Kapwa nakadama ng tuwa sa pagkakalapit ng isa't isa. Wala, Ava. Mabait lang ako sa daddy mo ngayon. Hinagkan pa siya ni Alex bago umalis patungo sa opisina. Parang nakalutang sa alapaap si Michelle. Di yata't may pag-asa siyang mapaibig ang asawa, anuman ang dahilan kung bakit siya pinakasalan nito. At balak ni Michelle, gagawin ang lahat. Mapamahal lang kay Alex. Ganun ang takbo ng kanyang isip nang magring ang telepono. Can I speak with Andre, please? Iba ang pananalita ng nasa kabilang linya. Babae. Sorry, he just left. Oh, too bad. Do you know what time he will be back? Tanong ng kausap. No. Medyo nainis si Michelle. Ang arte naman ito. Naisip niya. At napaka-usisa. Teka, sino kaya to? Who's calling, please? Nagpa-social na rin siya ng pagsasalita. This is Isha Montemayor. And I'm sure he'll remember me. So just tell him I called. I'll leave my number. It's 0965-2783-845. Naghagilap ng masusulatan si Michelle. Asarman ay hindi pwedeng di kunin ang numero. Baka importante kay Alex ang tawag na yon. Pagkababa ng telepono, natigilan si Michelle sa pangalan. Isha Montemayor. Saan nga ba niya narinig ang pangalang yon? Habang nag-aayos para pumunta sa art class, tinutukso pa rin siya ng pangalan ng tumawag. Nasa dulo ng isip nito ang kahalagahan sa buhay niya ng babaeng kausap. Paalis na siya nang muling magring ang telepono. Hello? Si Mrs. Johnson to. Is this Michelle? Opo. Well, tumawag na ba dyan si Isha? Yes, ma. May tumawag ditong Isha Montemayor. Oh, don't forget to tell Alex about it. Utos sa kanya ng biyanan. Hindi napigilan ni Michelle ang curiosity. Sino po ba si Isha? Alex never told you? Artificial na artificial ang animo pagkagulat ng kausap. Noon naalala ni Michelle kung ano ang significance ng pangalan na yon. Si Isha Montemayor, ang ex-girlfriend ni Alex, ang nabuntis nito. Ang mami ni Ava. He told me, ma. Nakalimutan ko lang. O siya. Siniguro ko lang na nakatawag siya. Bye. Hindi na inantay ng matanda ang sagot ni Michelle. Ibinaba agad nito ang telepono. Nagngit-ngit si Michelle. Ang impudo niyang biyanan. Anong pakay nito upang ipagduldulan ang babaeng yon kay Alex? At bakit biglang nag-appear ang ex na yon ng asawa? Ngayon pa! Sa galit ay naisalya niya ang isang silya. Kahit sinabi pa ni Alex na wala siyang pagtingin doon ay duda siya. Ngayon, all out ang effort niya upang mapaibig ang asawa. Sensitive siya sa anumang hahadlang sa pakay niyang yon. Dala ng init ng ulo, hindi mapakali si Michelle sa art class. Pagkatapos ng art class, tumuloy si Michelle sa dating pinagtatrabahuhan. Pagkakain at konting kwentuhan, wala nang nagawa si Michelle kundi magpaalam sa kaibigan. Tuloy-tuloy na siyang umuwi. Nadatnan niya sa bahay ang biyanan. Mami, mamamasyal daw po kami ni Grandma. Sabi ni Ava. Ipapasyal ko lang si Ava. You can come with us if you want.
Walang bahid ng pag-aanyaya ang tinig ng matanda. No, thanks ma, kayo na lang. Magalang na tanggi niya. Mommy, gusto ko sama ka. Pilit ni Ava. Wag na Ava, kayo na lang ni Grandma, okay? I don't want to go na. Biglang nagmaktol ang bata. Tumingin ng masama ang biyanan ni Michelle sa kanya. Michelle, tama na ang pagpapaimportante. Sumama ka na't nang makalis na tayo. Tila naiirita ang matanda. Upang hindi pagsimulan ng gulo, sumama na lang siya. Dinala sila sa park. Habang nagpapadulas si Ava, naupo si Michelle sa isang bench doon. Sa gulat niya, tumabi ang biyanan sa kanya. Kamusta si Ava? Tanong nito. Katulad ng dati, parang binubunutan ng ngipin ng matanda kapag kinakausap siya. Mabuti naman ho. Nakapag-adjust na po siya ma. Sigurado ka? Concerned lang ako sa batang yan. I had hope Alex would have more sense than to marry A. Anyway, I'm sure na alam mo na ang pinagdadaanan ni Ava. Kung ano ang nangyari sa parents niya. Kung sana nga lang at hindi nagpadalos-dalos ang pagpapasya ni Isha. Sabi po ni Alex, liberated siyang babae. Gustong malaman ni Michelle ang tungkol sa babaeng minsan ay naging bahagi ng buhay ni Alex. Kaya't pinagtiyagaan na rin kausapin ng biyanan. Sumagot naman nito. In a way, yes. Pero may kasalanan din naman si Alex. Bakit ma? Akala ko ba na-discuss na sa'yo ni Alex ang tungkol sa bagay nito? Hindi nawari ni Michelle kung ano ang gustong mangyari ni Mrs. Johnson. Sa ikinikilos nito, mukhang ibig magkwento ng ukol sa nakaraan ng anak. At ni Isha na yun, ngunit nagkukunwaring wala siyang interes ipagsabihan. Yes ma, pero minsan lang. Sagot ni Michelle. Minsan lang dahil ang asawa niya ay asiwang mag-discuss sa kanya ng topic na yun. Very well. Aspiring ballerina noon si Isha. Mahusay siya at mukhang may mararating. Nagkakilala sila ni Alex sa Macau. Minsang nag-tour kami doon. Nang bumalik si Isha sa Pilipinas, naging magnobyo sila ng aking anak. May nangyari sa kanila at nagmunga. Niyayang pakasalito ni Alex, ngunit ibig ng aking anak ay tumigil muna si Isha pagkapanganak. Maski 1 year lang daw para maasikaso ng gusto ang bata. Kaya lang, ayaw pumayag ni Isha. At yun yung naging dahilan ng kanilang paghiwalay. At yun, ipinagpatuloy nito ang pag-aaral ng nakahiligang sayaw paglabas ni Ava. Hindi nagkasya sa mga eksperto dito. Ninais mga ibang bansa. Noon niya iniwan sa amin ang anak nila. Bakit pa niya iniwan? Halos 3 taon na niyang nabuhay mag-isa ang bata. May pagdududa sa mukha ni Michelle. Mahirap sa ibang bansa, ibang lifestyle. Kung dito may katulong siya, doon wala. Disenteng pamilya ang pinanggalingan ni Isha, Michelle. May sinasabi, sayang at sobra ng pambabastos kung itutuloy pa ng biyanan ang gustong sabihin. Alam ni Michelle kung ano yon. Anong pake ni Isha dito sa Pilipinas? Lumabas ang galit sa tinig ni Michelle. Established ballet teacher na siya sa Amerika. Siguro nais lang niyang makita si Ava at ang ama nito. Ma, according to Alex, wala ng pagmamahal na namamagitan sa kanila. Putol ni Michelle sa nais ipahiwatig ng biyanan. Sabi niya sa'yo, alam mo ba kung gaano katagal naglasing si Alex sa pagtanggi ni Isha sa alok nito? Hindi sa ibig kong sirain ang inyong pagsasama. Nangihinayang lang ako. Lumabas na rin ang gusto ng matanda. Si Isha talaga ang nais ng biyanan para kay Alex. Ngunit wala nang pakialam si Michelle sa niloloob ng matanda. Ang importante sa kanya kung ano ang nararamdaman ng asawa. Manghihinayang din kaya ito kapag nalamang narito sa Pilipinas ang dating kasintahan? Pinutol ni Ava ang pagmumuni-muni niya. Mami! Ibili mo ako ng ice cream, ayun o. Itinuturo ang mamang sorbetero. O sige, heto ang pera. Pagpayag ni Michelle. Oh my, ibibili mo ng ganyang pagkain ang aking apo? Tila nandidiring sabi ng matanda. Ava, hindi yan ang bibilin mo. Doon sa ice cream house tayo kakain. Huwag na huwag kang bibili ng pagkain pipitsugin at marumi ha.
sabi sa bata. Hawak ang apo sa kamay. Isang masamang tingin ang itinapon kay Michelle ng biyanan. Sa panig naman ni Michelle, ibig na nitong awayin ang ina ni Alex. Nagtitimpi lamang siya. Natapos din ang napakatagal na maghapon. Patang-pata si Michelle paglisa ng matanda. Buti nga't hindi na ito nagtagal pagkahatid sa kanila. Mag-aalas 6 na ng paliguan niya si Ava. 7 o'clock, tulog na ang bata. Kakabigay lang ni Michelle ng goodnight kiss dito nang maaninag sa labas ng kwarto si Alex. Pagkatapos ng nangyaring maghapon, hindi na niya alam kung anumang ikikilos sa harap ng kabiyak. Si Alex ang lumapit. Masuyong hinagkan siya. How's my wife? Sabi nito sa pagitan ng paghalik. Tired, sagot niya. Oh, too bad. Pero may alam akong pampaalis niyan. Nang akayin siya patungo sa kwarto ni Alex, hindi tumutol si Michelle. Kailangan niya si Alex. Ilang saglit pa, inuhaw at tinakam na naman siya ng asawa. Alex, may tumawag nga pala kanina sa'yo. Si Isha daw. Nakahilig siya doon sa dibdib ng kabiyak. What? Napabalikwas si Alex. Yun mismo ang reaksyong inaasahan ni Michelle. Agad nakaramdam ito ng matinding pagsiselos. Si Isha nandito sa Pilipinas. Iniwan niya sa akin yung cellphone number niya. Sinulat ko nandun sa ibaba yung papel. Ano kayang kailangan? Walang tanda ng pagiging excited sa boses ni Alex. Ayaw pang pahalata, isip ni Michelle. Hinintay niyang tawagan ng asawa ang numerong ibinigay niya dito pagbaba nila para maghapunan. Ngunit nakatulog na sila ulit ay hindi man lang nalapit sa telepono si Alex. Walang pasok si Ava kinabukasan. Nang mainip na isipan ng batang kulitin ang stepmother. Mami, pasyal tayo ulit. Ingit nito. Na naman, kapapasyal mo lang kahapon na. Natatawang po na niya. Sige na, May. Gusto ko yung tayo lang, di ba dati parati mo akong pinapasyal? Naalala ni Michelle ang dating malimit nilang paglabas ni Ava. Yun yung panahong inaamo pa niya ang bata. Ngayon malapit na ito sa kanya. Saka pa ba naman niya ito hindi pagbibigyan? Okay, you win, payag niya. Yes! Ang bait talaga ni Mami! Saan mo naman gustong mamasyal, Aber? Nakangiting tanong ni Michelle. Kahit saan. Alam ko na. Doon kaya ulit tayo sa playground. Tapos bibili tayo ng ice cream sa mamang sorbetero. Napahalakak siya. Parang naintindihan ng bata ang naramdaman niya nang laitin siya ng mama ni Alex kahapon sa pagpayag niyang bumili ng cheap ice cream si Ava. O sige, alikat magbis ka na. Magkahawak kamay silang pumanhik sa itaas para magbihis. Do you have an appointment, miss? Nagtatanong ang tingin ng sekretary ni Alex sa sosyal na babaeng nakatayo sa harap ng mesa nito. Isha Montemayor, and I don't need any appointment. Is Mr. Alexander Johnson in? Mataray magsalita ang babae. Yes, ma'am. I'll just tell him you're here. Papindot na ang sekretary sa intercom. Don't bother. I'll see myself sa kwarto. Nabigla si Alex nang mabuksan ang pinto, lalo na nang makita kung sino ang pumasok. Isha? Alex, darling. It's been such a long time. Ang laki na ng pinagbago mo. Sabi ni Isha. Subconsciously, nairita doon si Alex. You too. You look so... So... Nagahagilap ng kataga si Alex. Beautiful? Sabay halakhak ng babae. I was thinking more of sophisticated. But you're right. You've become very beautiful. Thank you, Alex. Coming from you, masarap pakinggan. Well, how's life? Tanong ni Alex. Can't complain. Magandang trabaho ko bilang ballet teacher sa isang center sa New York. Good pay, good room for advancement. It just 6 months ago pero... Ngayon step away na ako from being a senior instructress. Buti naman kung ganon. What brings you here then?
para kumustahin ka. Oh, come on. You didn't fly all the way from New York para kumustahin lang ako. Okay. To be honest, I want to see my daughter. Oh, so you remember you have a daughter? Sarkastiko ang banat ni Alex. Alex naman, of course I remember. Alam mo ba, how many lonely nights I've spent missing her? Sure? Sure na miss mo siya? At niminsan hindi mo siya naalalang sulatan o tawagan man lang? I was busy. Very busy trying to establish myself. Alam mo naman doon, talagang rat race. Depensa ni Isha. Besides, ang lakas ng loob mong magsalita. From what I heard, matagal kinamama tumira si Ava. While you, away your time living a bachelor's life. Noon yun. Pero hindi ka nagpunta rito para awayin lang ako, I'm sure. Kaya sasabihin ko na lang sa'yo kung ano na ang nangyayari kay Ava. She's fine, happy and contented. By the way, mama pa rin palang tawag mo sa ina ko. In-emphasize ni Alex ang huling kataga. Siyang nagsabi sa akin nung tawagin ko siyang mama. Hindi ako nagpumilit. Pero wag yun ang pag-usapan natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want to bring Ava back with me to the States. Naningkit sa galit ang mga mata ng lalaki. Ano? At anong akala mo sa bata? Laruan na pwedeng ipamigay at pagkatapos, pag naalala ulit babawiin? You're out of your mind. Kung inaakala mong ibibigay ko siya sa'yo, she has a stable home for once. Huwag mo na siyang gambalain pa. Whether you like it or not, ako pa rin ang ina niya. May karapatan ako sa kanya. Karapatang isuko mo nang iwan mo siya. No, Isha. Wala ka ng karapatan sa kanya. Between the two of us, ako ang mas makakapagbigay sa kanya ng isang stable na pamumuhay. Kaya pwede ba umalis ka na? Malumanay ang pagsasalita ni Alex, ngunit halatang gabundok ang pagtitimpi. Ipaglalaban ko to sa korte, Alex, banta ni Isha. Walang korteng sira ang ulong makikinig sa'yo. Now, get out! Before I throw you out, get out! Sigaw ni Alex na hindi na nakapagpigil. Parang nauupos na kandila itong napaupo paglisa ng kwarto ni Isha. Sapo ang ulo ng mga kamay. Huminga ito ng malalim. Lina, if anyone calls, sabihan mong nakaalis na ako. Maya-maya ay sabi sa sekretary. Diretso nang umuwi si Alex. You're early, gulat si Michelle. Kakamerienda lang nila noon ni Ava at kasalukuyang masayang naglalaro ang bata sa kwarto nito. Nais i-share ang araw niya. Inumpisahang magkwento ni Michelle tungkol sa pamamasyal nila ng bata. Nagpunta kami kanina ng anak mo sa park. Alam mo ba? Not now, Michelle. Pakli ni Alex. Naputol ang iba pa sanang sasabihin ni Michelle. May tampo itong naramdaman. Biglang-bigla yata ang pagbabago ng trato sa kanya ng asawa. Hindi na siya nagpatuloy sa pagkikwento. Dumiretso sa silid ni Ava ang asawa. Narinig ni Michelle ang masayang bati ng bata. Pagkatapos ay tumuloy na ang lalaki sa kwarto nito. Tinawag ito ni Michelle para maghapunan ngunit walang sumagot. Napatulog na niya si Ava nang lumabas si Alex. Oh, kumain ka na. Ako na maghahanda ng pagkain mo. Suyo niya. No thanks, busog ako. Bumaba ang asawa at umupo sa harap ng TV sa salas. Binuksan yun at nanood. Tumabi si Michelle. Alam niyang may bumabagabag kay Alex. Wala sa sarili ang pag-akbay sa kanya ng lalaki. Hindi rin siya pinapansin. Nakatuon lang sa panunood ang atensyon. Maya-maya, pinagliwanag ang mukha ni Michelle ng isang pilyang ngiti. May naisip siya. Tahimik itong umalis sa tabi ng asawa at pumanhik sa itaas. Matapos ang kalahating oras, nagsawa na si Alex sa pinapanood sa TV. Kaya't pinatay na niya ito't pumanhik na rin. Pumasok sa silid. Pagbukas ng ilaw, tumambad sa paningin ang kabiyak. Nakahiga sa kama. Nanliliit ang mga matang nasisilaw sa biglang liwanag. Nagtatanong ang tingin ni Alex. Si Michelle namay parang nawala ang nabuong lakas ng loob kanina. Natitigilan ito. Ngunit panandalian lamang yon. Matapos bunutin ang isang napakalalim na hininga,
ay lumapit ito kay Alex. Pinisil-pisil ang kalamnan nito sa likod. Minasahe. Hindi pa rin kumikilos si Alex. Niyapos ni Michelle sa baywang ang asawa mula sa likod. Let's go to... sleep? Pautal na anyaya niya. Iniharap siya ni Alex. May kung anong hindi mabasa sa mukha nito. Michelle, mas gugustuhin ko kung dun ka muna matulog sa kwarto mo. Masuyo ang pagkakasabi, ngunit parang sinampal si Michelle. Ayaw siyang makasiping ng asawa. Yung talikod, mabilis siyang umalis ng silid. Michelle, wait! Narinig niya ang tawag ng asawa, pero hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy ito sa sariling silid. Bago na isara ang pinto, sumungaw ang katawan ni Alex. Michelle, sorry. Marami lang akong iniisip ngayon. No, wala ka naman dapat ihingi ng tawad. Meron, so let me explain. Nanggaling sa office kanina si Isha. Demanding sa lahat ng bagay. I guess napundi ako sa kanya. Napagod at ngayon naguguluhan. Kaya hindi ko magawang... Anyway, halika na sa kwarto. Wag na Alex, sige, magpahinga ka na. Hindi nagpilit, umalis na si Alex. Parang nadudurog ang puso ni Michelle. Dati-rati ay ayaw siyang paligtasin ng asawa paggabi. Ngayon, dumating lang si Isha, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tanga lang ang hindi makakahalata at magdududa. Siguro, gaya ng mama niya, nanghihinayang na rin si Alex. Nanghihinayang na pinakasalan na siya bago bumalik ang dating katipan. Paano pa niya mapapaibig ang asawa kung naroon na ang tunay na minamahal nito? Mula noon, hindi na muling sinubukang magpakita ng motibo ni Michelle. Si Alex man ni minsan ay hindi siya pinagtangkaang akitin sa kama. Selos na selos si Michelle. Alam niyang si Isha ang dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Isang araw ng Sabado, nangati na naman ang paa ni Ava. Daddy, pasyal naman tayo. Yaya nito sa ama. Kumakain sila noon ng almusal. Sorry anak, pero may kailangan akong asikasuhin sa office. Kayo na lang ni Mami. Dinala ni Michelle si Ava sa Fiesta Carnival at isinakay sa iba't ibang ride. Tuwang-tuwa ang bata. At nang magutom, dumayo sila sa isang pizza restaurant at sila'y kumain ng isang buo. Uuwi na tayo pagkatapos ha? Sabi ni Michelle habang pinupunasan ang bibig ng busog na si Ava. Me? Puntahan kaya natin si Daddy sa office? Hindi ko pa kasi nakikita kung saan siya nagtatrabaho. Sige, pagkaubos mo niyan, sosurpresahin natin si Daddy. Burado, masosurpresa si Daddy. Palundag-lundag pa ang lakad ni Ava. Ibang sorpresa naman ang hinaharap noon ni Alex. Nagmamadali siyang pumasok sa opisina dahil ibig mabasa ang ilang papeles tungkol sa isang mahalagang transaction bago ang kanilang important meeting. Halos patapos na siya nang biglang bumukas ang pinto. Si Isha, napatayo si Alex. Paano mo na lamang nandito ako? Tanong niya. Simple, I ask your maid. Narinig daw niyang dito ka pupunta ngayon. Akala ko ba wala na tayong dapat pag-usapan? Hindi mo makukuha si Ava sa akin. Galit na singhal ni Alex. Calm down, Alex. Hindi ako pumunta rito para pilitin kang ibigay siya sa akin. Stop playing games, Isha. Kilala kita. Pag ginusto mo ang isang bagay, ginagawa mo ang lahat upang mapapunta sa'yo. Yeah, that's true. Pero alam ko rin namang tumanggap ng pagkatalo. Umupo ang babae sa silyang nasa tapat ng mesa ni Alex. Only till you find another way of getting what you want. Is that what this is? A change of tactic? Kitang-kita ang pagdududa sa mukha ni Alex. Will you stop it? Nagsasabi ako ng totoo. Wala na akong balak kunin sa'yo si Ava. Totoo. When I want something, I do my best to get it. But the thing is, hindi talaga si Ava ang gusto ko. Mas lalo akong nangunila sa ama niya. Napamaang si Alex. Sinasamantala naman yun ni Isha. Tumayo ito. Umikot sa silyang kinauupuan patungo kay Alex. Yumakap. I miss you, darling. Sabi nito.
Kinalas ng lalaki ang pagkakayakap ni Isha. Bakit ngayon? After so many years? Ilang taon kang nandito sa Pilipinas bago mo iniwan si Ava? Bakit hindi mo naisip noon na gusto mo pa sa akin? Frankly, Isha, I'm very suspicious of your motives. Alam mo naman siguro kung gaano ko kagusto ang Valley. Gusto kong magkaroon ng career sa Valley. Be a prima ballerina. Sinubukan kong abutin yun all these years. And then, I realized na hindi talaga pwede. Hindi ako magiging Alaliza Makuha. I was good but not that good. Kaya I settled for the next best thing. Glinamorize ko lang sa'yo ang work ko sa New York. Ang totoo, hindi talaga sobrang ganda. Kagaya ng sinabi ko sa'yo. Okay ang sweldo although, of course, alam mong hindi ko gaano concern yun. Ang maganda lang, it involves Bali, which I really love. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit bigla mo naisipang gusto mo ulit bumalik sa akin. Kunot ang noong tura ni Alex. Can't you see? Pinagpalit kita, si Ava, sa Bali. Now I realize it's not worth it. Nagsisisi na ako. It was a wrong decision. You were selfish and self-centered, Isha. Ipinagpalit mo kami ng anak mo para sa ambisyon mo. Then, live with that decision. Kaya nga gusto kong itama ang maling desisyon na yun. Maski si Mama, si Mrs. Hudson, palagay ko sasang-ayon sa akin. Pilit ni Isha. Pinawagayway ang kamay sa pagsisikap na makonvince ang dating katipan. Kahit sang-ayon ng Mama, wala siyang karapatang manghimasok sa atin. Besides, there's no point to this discussion. Kahit sa puntong sinabi mo, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alex, nagmamakaawa na si Isha. I'm sorry, Isha. Kung nagkausap lang din kayo ni Mama, palagay ko naman na sabi niya sa'yo na may asawa na ako. Ha? Ismid ni Isha. Naikwento rin niya ang dahilan ng bigla mong pag-aasawa. Matindi ka nga rin gumanti, Alex. Sagad sa buto. Wala lang daw silang magawa. Sila ang nag-udyok sa iyong gumawa nun. But don't you see? Pwede tayong maging isang tunay na pamilya. Ako, ikaw, at si Ava. Di mo ba ako narinig, Isha? May asawa na ako. Legal na asawa. Diin ni Alex. Muling yumakap si Isha kay Alex. Hinalik-halikan ng leeg. Sigurado akong naloloka ka na. Sagot ni Alex. Itinulak palayo si Isha. Inuulit-ulit ko na sa'yo. I'm a married man. May pananagutan na sa buhay. I'll take you as you are. Mahal kita. Don't you see that? Huli ng lahat, Isha. May mahal na akong iba ang asawa ko. Oh, come of it. Darling, sabad ni Isha. Bagya pang tinapik ang dibdib ng kaharap. Don't tell me na mahal mo na ang cheap na babaeng pinakasalan mo. May pandidiri sa ekspresyo ng mukha ni Isha. Mabilis na nahagilap ng lalaki ang kamay ni Isha. Ipinilipit. Don't you dare call me Shell Chip. Disente siyang babae. Don't you dare call me Shell Chip. Disente siyang babae. Nagbabaga ang mga mata sa galit na sabi ni Alex. Hindi ako ang unang tumawag sa kanya ng Chip. Bakit hindi mo tanungin ang iyong pamilya? What they think of her? Sabi nga ng Mama, gustuhin man niyang madalas dalawin si Ava, hindi niya magawa. She can take it, dahil sa ayaw niyang maalala kung sino at anong babaeng pinakasalan mo. Sa narinig, iniumang ni Alex ang kamay. Handang sampalin si Isha, ngunit nakapagpigil pa. Oh Alex, let's stop this nonsense. I know, you love me too. Ipinagsiksikan ni Isha ang sarili sa dating katipan. Payakap, idinantay ang katawan nito. Isinukol ng mga bisig. Hindi pa nagkasya, inihilig ang ulo sa dibdib nito. Say you love me too. Nag-iimbitang bulong niya. Isha, please. Huwag mong piliting. Bigla siyang hinalikan ni Isha. Pinutol ang iba pang sasabihin. Pilit itinulak ni Alex ang babae. Isha, no! Ngunit muli siyang sinibasib ng halik nito. Agresibo, mapusok, nakadadarang. Tangay na si Alex. Noon tumambad sa kanila si Michelle.
Kasunod si Ava. Alex, ay... Umpisa ni Michelle, ngunit napatda siya sa nakita. Automatically, inurong niya ang kanyang katawan upang hindi makita ni Ava ang ama sa compromising position nito. Nangibabaw ang tensyon sa loob ng silid. Daddy! Masayang umpisa ni Ava. Sa labas ka muna, Ava. Sabi ni Alex. At isara mo ang pinto. Sa tono ng boses ni Alex, hindi na nakapiyok si Ava. Walang kaabog-abog itong sumunod sa inutos ng kanyang ama. Michelle, it's not what you think. Nagtangkang magpaliwanag si Alex. Gulong-gulo ito. Nakatitig lang sa dalawa si Michelle. Isang ngiti ng tagumpay naman ang namutawi sa labi ni Isha. Oh, so this is the cheap woman you were talking about? Hirit nito. Isha, stop that! Utos ni Alex. Well, miss, I'm sure you know kung sino ko at kung ano ang naging papel ko sa buhay ng asawa mo. Or should I say, soon to be ex-husband? Parang natuka ng ahas, hindi makatinag si Michelle. Hindi maialis ang sarili sa tagpong bumiyak ng kanyang puso. Isha! Marahas na sinaklot ni Alex ang magkabilang balikat ng tinawag. Oh, sorry. Bumaling sa lalaki si Isha, ngunit si Michelle ang ibig paringgan. I should let you tell her yourself. Pero dahil naumpisan ko na rin, itutuloy ko na. Muling tumingin si Isha kay Michelle. Darling, Alex is thinking of going back to me. Malanding sabi nito. Noon parang natauhan si Michelle. Biglang talikod, nagtatakbo itong palabas ng silid. Isha! What the hell? Ang huli niyang naulinigan pagsara ng pinto. Nakaupo pa rin sa sofa si Ava. Nagtaas na mukha ang bata nang marinig ang mga yabag ni Michelle. Ava, let's go! Tawag niya. Hinatak ang kamay ng batang kandara pa sa pagsabay sa mabilis niyang hakbang. Mami, si Daddy! Protest nito. Susunod na lang siya mamaya. Hindi pinagala ni Michelle ang hakbang. Tuloy-tuloy sa elevator na tamang-tama namang nagbukas ng pinto sa palapag na kinaroroonan nila. Sumakay sila agad dito at mabilis na pinindot ang down button. Bumaba ang elevator. Sa kwartong iniwan niya, akmang pahabol si Alex asawa. Alex, darling, hayaan mo na siya! Pigil ni Isha sa lalaki. Alam ko namang pinahihirapan mo lang ako dahil sa mga pahirap na ginawa ko sa'yo noon. Bitawan mo nga ako! Singhal sa kanya ni Alex at ipinagpag nito ang kamay ng babaeng nakakapit sa kanya upang maalis sa braso niya. Patakbo, narating ni Alex ang bank of elevators. Dahil Sabado, dalawa lang ang umandar at nasa baba pareho ang mga ito. Hindi na makapaghintay, naghagdan na lang ito. Samantala, bumukas ang elevator sa ground floor. Lumabas si Michelle. Akay-akay si Ava. Halos patakbong tinawid ang lobby ng building. Hustong paglabas, may dumadaan na taxi. Taxi! Sigaw ni Michelle. Bigla ang paghinto ng taxing nagulat ang tsuper. Walang lingon-likod na sumakay si Michelle at kinarga pa sakay si Ava. Sa Corinthian Gardens, pakibilisan lang. Utos niya. Si Alex naman ay mabilis na tumatakbong pababa. Pagdating sa lobby, lumingalinga. Natanaw niya sa glass door na nasa labas na sina Michelle. Takbo ulit ito. Ngunit paglabas na paglabas niya, hustong paharurot na ng taxi. Naiwang nakasapo ang kamay sa ulo ni Alex. Nagngingit-ngit. Bumalik ang lalaki sa itaas. Nandun pa rin si Isha, nakaupo sa couch. Alex, let me... Naputo lang sasabihin nito nang makita ni Alex. Paupong ng liit ito. Let me make this clear, Isha. Ayoko na sa'yo. Whatever love I had left for you, nawala nang namakita ko ang tunay na katauhan mo. You're a selfish nub. Matapobreng nakakadiri. Malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Alex. Nanlisik ang mga mata nito. Gawin mo uli, at hindi ako mangingiming gumante. Banta nito. Na-challenge yata si Isha. Sinampal siya ulit. Umikot ang tingin ng babae sa lakas ng sukling sampal sa kanya ni Alex. Nagpalahaw naman ang iyak ni Ava.
Ayaw paawat. Kinalong to ni Michelle. Pinunasan ang mukhang luhaan. Di ba sabi mo noon, Mami? Hindi mo ako iiwan. Bakit ngayon? Aalis ka. Nanunumbat ang tinig ng bata. May kumurot sa puso ni Michelle. Napasubsub ito kay Ava. I'm sorry, Ava. Pero wala akong magagawa. Kailangan umalis ako. Hindi mo pa ako maiintindihan ngayon. Pero siguro paglaki mo lang, saka mo maliliwanagan kung anong nangyari at kung bakit kailangang iwan kita. At ang daddy mo. Tutal. At pilit niyang pinasigla ang tinig. Matutuwa ka dahil makakasama mo na ang iyong mami. Ikaw ang mami ko, hindi ba? Sisinghot-singhot si Ava. Ang ibig kong sabihin, yung totoo mong mami. Yung talagang hindi ka naiiwan. Magiging isang tunay na pamilya na kayo. Ikaw, ang mami at daddy mo. Ayoko siya. Ayoko. Ikaw ang gusto ko. At si daddy. Kawawa naman siya pag umalis ka. Hindi kawawa ang daddy mo dahil nandito ng tunay mong mami. Makirot na makirot ang damdamin. Ibinaba niya ang bata at tumayo na siya. Itinuloy ang pagsisilid ng mga damit sa traveling bag. Kung aalis ka, sasama ako! Deklara ni Ava. Hindi pwede, Ava. Pag isinama kita, magagalit si daddy. At saka kawawa naman siya kung iiwan mo. Di paling magalit siya, basta sasama ako. Mariing pilit ng batang ipinapadyak ang paa. Ava, ayoko ng batang salbahe, diba? Diba good girl ka? Opo. Kung good girl ka, sumunod ka sa mga sasabihin ng daddy mo. And right now, sinasabi ko sa'yo hindi ka pwedeng sumama. Mami, babalik ka pa ba? Umiiyak na naman ang bata. Oo anak, balang araw babalik ako. Upang palisin ang sama ng loob, ibinuhos niya ang atensyon sa pag-iimpake. Pagkasilid lahat ng mahalagang gamit sa bag, binuhat na niya ito pababa. Hawak sa kabilang kamay si Ava. Inday, ikaw na munang bahala kay Ava. Aalis lang ako. Habilin sa katulong. Ma'am, saan po kayo pupunta? Usisa ng pinagsabihan. May aasikasuhin lang ako. Ma'am, baka ho magtanong si sir. Sabihin mong hindi mo alam. Sabat niya. O sige, aalis na ako. Alagaan mong mabuti si Ava ha. Bumaling si Michelle sa umiiyak na bata. Lumuhod at hinalikan nito. Magpapakabait ka ha. Susundin mo ang daddy mo. Pagkasabi nito'y tumayo na siya, tumalikod at lumakad palabas. Nasa driveway na siya nang magkumawala si Ava sa katulong. Humabol ito sa kanya. Mami! Hindi na lang po ako good girl. Basta sasama ako sa'yo. Sabi nito. Hangos ang bata. Yumakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Hindi alam ni Michelle ang gagawin. Paano niya isasama si Ava? Magwawala si Alex kapag nalamang wala si Ava. Kung iiwan naman niya ito kay Inday, baka mapaano ito pag biglang nagtatakbo sa paghabol sa kanya. Panandalian ang pagkagulo sa kanyang isip. Ilang sandali lang ay nakapagpasya na siya. Halika Ava, inakay siya nito. Ma'am, si Ava ho. Tarantang sigaw ng katulong. Ako nang bahala, Inday. Payapa niya rito. Malapit lang ang bahay sa gate ng subdivision. Nilakad na lang nila ito. Paglabas ng gate, saka sila sumakay ng taxi. Ibinigay ni Michelle ang address ng mga magulang ni Alex. Mama, hintayin niyo ako, ihahatid ko lang to. Sabi ni Michelle sa driver ng taxi pagdating sa bahay ng mga Johnson. Inalalayan niya sa pagbaba ang bata. Malamig ang pagtanggap sa kanya ng ina ni Alex. Ma, aalis ako kaya pwede bang iwan ko muna sa inyo si Ava? Hindi ko maipagkatiwala kay Inday. Baka magpumilit humabol. Hindi niya mapigilan. Walang pakialam niyang paliwanag. Huwag kang pipiyok sa akin. Naisip niya. Matutupad na rin ang pangarap mo na magkaroon ng manugang na sosyal. At bakit bigla naman ang paglayas mo, Ber? Nakataas ang kilay na tanong ng biyanan niya. Huwag na nating i-discuss, ma. Sumulyap siya kay Ava
bilang pagpapahiwatig na ayaw iparinig dito ang dahilan. Ava, dun sa kusina may ice cream. Humingi ka kay Clara. Utos ng matanda. Obvious na ayaw sumunod ng inutusan. Ngunit takot ding hindi sumunod. Now, what's your reason? Baling ulit ni Mrs. Johnson kay Michelle nang makaalis si Ava. Matutuwa kayo. Mukhang gustong magsimula ulit ni na Alex at Isha. Hindi ako ang tipo ng taong ipinagsisiksikan ng sarili sa taong may gustong iba. Hindi po ako ang taong hahadlang sa kanila. Not for Alex or for anyone else. Kung di para kay Ava, para makasama na niya ang tunay niyang ina. At para hindi na rin umabot sa puntong kasusuklaman ako ni Alex sa pagiging sagabal sa kaligayahan niya. Nais sanang idagdag ni Michelle. Mabuti naman at alam mo ang dapat mong kalagyan. Nanunuyang sabi ng biyanan. E saan mo naman balak pumunta? I'm sure hindi nyo kailangan malaman. Bahala na kayo dyan. Sabay talikod ni Michelle. Hoy! Huwag mo akong tinatalikuran! Kinakausap pa kita! Sigaw ng matanda. Pero kayo, hindi ko na kayo kinakausap. Singhal na ganti niyang tuloy-tuloy nang lumabas. Impertinente! Pahuling sabi ni Mrs. Johnson. Sakay agad sa taxi si Michelle. Miss, saan ho tayo? Sa center. Sabi niya sa driver ang direksyon tungo sa lugar na tinuran. Inday? Umahangos na lumabas ang tinawag. Inday ang ma'am mo. Si Michelle. Sir, umalis ho. Saan daw pupunta? Hindi ho sinabi. Si Ava. Inisip ni Alex na baka nag-iiyak ang bata. Isinama ho ni Ma'am Michelle. Isinama? Inday! Bakit mo pinabayaan isama si Ava? Wala ho akong magawa, sir. Iyak ho ng iyak yung bata. Ayaw nga ho sanang isama ni Ma'am, kaya lang biglang humabol sa kanya. Nagpupumilit. Naawa siguro si Ma'am sa kanya, kaya isinama na lang. Pinipigilan ko nga ho, pero walang nangyari. Sabi ni Ma'am Michelle, siya na lang daong bahala. Takot kay Alex, naguunahan ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng katulong. Nataranta si Alex. Saan niya hahanapin ang dalawa? Dangan kasit noon pa dumating si Michelle kung kailan. Paalis na ulit ang lalaki nang magring ang telephone sa loob ng bahay. Lumundag ang puso ni Alex. Baka si Michelle. Tinakbo niya ang telephone. Hello? Habol ang hiningang sagot. Alex, ang mama mo to. Mabuti naman at nasa bahay ka na. Siguro, alam mo na ang kawalang hiyang ginawa ng maldita mong asawa? Bumuntong hininga ang lalaki. Yes, ma. Alam ko na umalis si Michelle. Now, what do you want? Nating iho. By the way, alam mo ba kung nasaan si Ava? Isinama daw ni Michelle. I've got to find them. Sagot ni Alex. Don't panic, son. Nandito ang anak mo. Safe siya dito. Iniwan siya ng magaling mong asawa. Bumilis ang tahip ng dibdib ni Alex. Dumaan dyan si Michelle, ma? Di ba kasasabi ko lang? Dumaan dito at iniwan niyang anak mo. Saan daw siya pupunta? May nabanggit ba? May pag-asa sa tinig ni Alex. Wala. Wala siyang nabanggit. Binastos pa ako. Buti na rin at umalis na sa buhay mo ang babaeng yun. Don't tell me na may bala ka pang hanapin siya. Parang lobong pumutok ang natitirang pag-asa ng lalaki. Of course, hahanapin ko siya. She's my wife. Kunwa-kunwa ring asawa. Sampal sa amin yung may papa ang pagpapakasal mo sa kanya. Well, I think she's gone for good. By the way, nagkita na ba kayo ni Isha? Hindi siya sumagot. Binabaan ng telepono ni Alex ang ina. Pagal ang isip at katawan. Michelle, what a nice surprise. Akala ko hindi ka na babalik. Si Daniel. Sa kawalan ng mapupuntahan, ang kaniyang art class instructor ang naisip niyang hinga ng tulong. Ano bang nangyari sa iyo at ngayon ka lang nagawi dito? I thought you had given up on this class. Sayang, I told myself, may potential ka pa naman. Forgive me, I've been rambling. So, what's bring you here? I hate to bother you. Daniel, pero kailangan ko ng tulong. Desperately. Mahina ang boses ni Michelle dahil may mga estudyante noon ng lalaki.
Busy sila sa pagguhit sa sketching pad. Inakay siya ni Daniel patungo sa corridor. Isinara ang pinto ng pinanggalingang silid. What happened? May concern sa tinig ng lalaki nang bumaling sa kanya. Kailangan ko ng matutuluyan. At least for a while, Daniel. I'm sorry for imposing pero wala na akong ibang matatakbuhan. Then I remembered you saying na kung kailangan ko ng tulong mo, pwede ako lumapit sa iyo. Bahaw ang tinig ni Michelle. Nakatungo siya sa hiya. Itinaas ni Daniel ang mukha niya. You did the right thing. Tiyempo, yung isang pinto ng pinapaupahang pad ko bakante ngayon. It is not much but it's a place to stay. Magkano ang? Pinatahimik siya ng daliring pumatong sa kanyang labi. Don't even think about paying. Pero Daniel, hindi ko pwedeng... Michelle, stop it. Kung itinuturing mo akong kaibigan, enough para puntahan sa oras na kagipitan. Then, you won't make a fuss about this. Thank you. Thank you so much. Now, kung aantayin mo ko, I can show you the place after class, okay? Okay, and Daniel? Pinigilan niya ang papaalis na lalaki. Mas maa-appreciate ko kung hindi mo nalang sasabihin kahit kanino. Especially sa asawa ko kung nasaan ako. Napakunot noo si Daniel, ngunit hindi na nag-usisa, tumango na lamang. Ngayon, mag-lunch muna tayo, at pagkatapos ihahatid na kita sa apartment mo. Sabi ni Daniel. Habang nagla-lunch ang dalawa, usisa ni Daniel si Michelle. Anong problema? Michelle? Baka makatulong ako. Malungkot ng ngiti ang itinugon ni Michelle. Not now, Daniel. Kung pwede sana sa ibang panahon na natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Masyado pang magulo. Paliwanag niya. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kamay ni Michelle na nakapatong sa ibabaw ng mesa. I understand, pero anytime na kailangan mo ng mahihingahan ng sama ng loob, I want to assure you, andito ako. Taimtim na sabi niya. Thank you ulit, Daniel. Nang matapos silang mananghalian, isinama na siya ng lalaki sa pad na ipapahiram sa kanya. Sa bahay, sumasakit na ang ulo ni Alex sa kakaisip kung saan pwedeng pumunta ang asawa. Naalala ang dating pinagtatrabahuhan ni Michelle. Tumawag doon. Can I speak with Celia Mendez, please? Sorry, sir. She's not connected with the company anymore. Sagot ng operator. Can you tell me where she's working now? Kailangan niyang malaman. Sa Canada na po, sir. Sige. Thank you na lang. Nanlulumong sabi niya. Dead end. Sumunod ay tumawag siya sa center kung saan nag-art class si Michelle noon. Hindi ba napapadaan dyan si Michelle? Tanong niya. No. I didn't see her. Paglilihim ng receptionist na nakatanggap ng tawag. No choice, naisip ni Alex. Kailangang pumunta siya sa probinsya ni na Michelle. Baka doon nagpunta ang asawa. Kinabukasan din, lumipad siya patungo sa lalawigan ng mga biyanan. Oh, iho, napasugod ka. Asan ang pamilya mo? Gulat na tanong ng biyanang babae. Yun pa lang, alam na ni Alex na hindi doon nagpunta si Michelle. Ayaw niyang ipaalam ang problema na namagitan sa kanila. Wala ho, nasa Maynila. Napadaan lang ako dahil may inaasikaso ako sa Karatig Bayan. Kayo lang po ba? Oo, nasa fish pond pa ang itay mo. Kumusta naman ang apot anak ko ha? Mabuti po, paglilihim niya. O sige nay, magpapaalam na ho ako. Aba, ang batang to, parang nagpunta lang sa kanto. Dito ka na kumain. Hindi na po nay, kinumusta ko lang ho kayo. Sige po. At umalis na ito. Naiwang nagtataka ang matandang babae. Mula sa airport, dumiretso si Alex sa center na pinag-aralan ng art ni Michelle. Hinanap ang instructor nito. I'm Alexander Johnson. Asawa po ako ni Michelle. I believe she was one of your students. Yes, pag-amin ng instructor na si Daniel. By any chance, sumipot ba siya dito anytime this week? Oh, I'm sorry. I didn't see her. Sigurado ka? Of course. Umuwi na lang sa bahay si Alex. Gulong-gulo ang isip niya. Wala na siyang maaalalang maaaring puntahan ni Michelle.
hindi matiis ang katahimikan ng bahay na dati pinasisigla ng presence ng asawa. Minabuti ni Alex na pumunta sa kanyang mama. Sinalubong agad siya ni Ava. Daddy, kasama mo na ba si Mami? Umaasang tanong nito. Hindi anak. Malungkot namang tugon ni Alex. Matapos ang ilang saglit, pinapaglaro muna ang anak sa labas bago kinausap ang mama niya. Ma, dito muna si Ava. Hindi ko siya maasikaso. Son, why don't you call Isha? And pwede ba ma? Wala na akong interes sa babaeng yun. Pero Alex, end of discussion. Ayaw sanang magpaiwan ni Ava. Luhaan itong kumapit sa baywang ng ama. Ngunit ipinaliwanag ni Alex na hahanapin ang mami Michelle niya at pumayag na rin. Samantala, settled na si Michelle sa apartment. Pansamantalang gagamitin muna niya ang cash prize na napanalunan sa painting contest. Yung mga iba kasi niyang naiipon noon ay naipahiram sa mga magulang para sa pagpapaunlad ng negosyo ng mga ito. Of course, may joint account sila ni Alex. Pero bakit niya gagalawin yun? Upang hindi masyadong malungkot, nagbabasa-basa siya. Ganun ang kanyang ginagawa nang dumating si Daniel. May dalang mga groceries. O heto, dinala kita ng konting makakain. Naku Daniel, hindi na dapat. Mamumulubi ako ng pagbabayad sa'yo. At sinong may sabing babayaran mo yan? Ikaw ang taong napakahirap tulungan. Nakakahiya naman sa'yo. Ang dami mo lang naitulong. Kaibigan mo ako, remember? Thank you very much, ha? Anytime. Michelle? Matamang nakatingin sa kanya si Daniel. Na-conscious siya. Biglang tumalikod. Bigla rin niyang naramdaman na umikot ang buong paligid. Napakapit lang siya sa mesa. Kung di ay nabuwal sana. What's wrong? Biglang alalay ni Daniel. Wala, parang nahihilo lang ako. But it's nothing. Madalas bang mangyari yan? Nagpatingin ka ba sa doktor? Daniel, wala to. Dala lang siguro ng tensyon. If you say so. Sa wakas ay nilubayan na siya ng lalaki. Sa nangyari, parang nawala na rin ang loob ni Daniel sa sasabihin kanina. By the way, naghahanap ka ba ng trabaho? Oo, pero so far, puro interviews pa lang ang inaabot ko. Well, if you're willing, kailangan ko ng assistant sa klase ko. The pay is not much, pero pwede ng pansamantala. At least, habang naghihintay ka ng resulta ng mga in-apply mo. I'm willing. Kanina ako magsasubmit ng applications. Huwag ka nang mag-submit. Ngayon palang tanggap ka na. Ako yata ang final say kung sino ang i-hire. Naku, salamat. Iniisip ko na kanina kung paano i-stretch yung pera ko. You're a lifesaver. My hero. Tukso ni Michelle. Nangislap ang mga mata ni Daniel. Gaya ng nasabi ko, anytime. Punong-puno ng pasasalamat. Napapailing na napapangiti si Michelle sa lalaki. Matapos ang ilang minuto, aalis na sana ang binata, ngunit pinilit niya itong doon na maghapunan. Ayaw niyang mapag-isa. Masyadong tahimik ang apartment. Maraming alaalang sumasagi sa isipan kapag nag-iisa siya. Pagkakain, saka umuwi si Daniel. Kinabukasan din, nag-umpisa na si Michelle sa kanyang trabaho. Nagmamadaling pumasok si Michelle sa trabaho. Na-traffic siya kanina kaya't medyo tinanghali. 2 linggo pa lang siya nag-uumpisa kaya nakakahiyang malit. Halos kakapasok pa lang niya sa lobby nang may marinig na pamilyar na boses. Nandito ba si Miss Michelle, Miss? Nilingon niya ang dako ng boses. Sabi na nga ba't si Alex. Nakatalikod sa kanya kaya't hindi siya nakita. Patalihi siyang pumunta sa CR ng babae. Nagtago roon. 30 minutes ang pinalipas niya bago lumabas. Patakbong tinungo ni Michelle ang kwartong pinagdarausan ng klase ni Daniel. May mga 8 estudyante ang lalaki. Pagpasok niya, napataas ang ulo ng guro, lumapit sa kanya. So, there you are. Alam mo bang galing dito ang mister mo? 2 beses na, hinahanap ka. Now, will you please tell me what's wrong? But I need to know why I'm hiding you from your husband. Sige, but not here. Mamaya sasabihin ko sa'yo.
sa apartment niya. Sinabi nga ni Michelle ang lahat-lahat kay Daniel. That bastard! Naibulalas nito pagkarinig sa kwento ni Michelle. I'm sorry. At masuyong niyakap ng binata si Michelle na napapaiyak habang nagsasalaysay. Nang maubos na ang luha, itinaas ni Daniel ang mukha niya. Hinagkan ang pinaglandasan ng luha patungo sa kanyang labi. Pumalag si Michelle, ngunit siniil na siya ng halik. Tiniis na lang niya ang pananalakay ng malambot na labing nangungusap ng pagmamahal. Sa pamamagitan nito, pinilit niyang pawiin ang lungkot na nararamdaman. Ngunit wala siyang maramdaman. Michelle. Tumigil si Daniel sa naramdamang walang sukli. Patawarin mo ko. Hindi ko napigilan. I'm sure alam mo noon pang may pagtingin ako sa'yo, diba? Now, tell me. Mahal mo pa ba ang asawa mo sa kabila ng nagawa niya? Tumango si Michelle. Nangingilid na naman ang luha. Maswerte nga siyang lalaki. Pero sana huwag maging sagabal sa ating pagkakaibigan na nagawa ko. Of course not. Alam mo, Daniel, maswerte ang babae mapapang asawa mo. Malamlam ng ngiti lang ang isinukli sa kanya ng binata. Sa kabilang dako, naubusan na ng lead si Alex kung saan hahanapin si Michelle. Bumalik siya sa center, nagbabaka sakaling napadaan ang asawa doon. Nang sabihin ng instructor na hindi nagagawi doon si Michelle, namatay ang pinakahuling pag-asa niya. Buhat noon, isinubsob na lang ni Alex ang sarili sa trabaho. Gustong iwasan ang nakabibinging katahimikan sa bahay. Nagpapagabi ito ng uwi. Let's go out tonight. Yaya na naman niya sa isang executive na mahilig ring maglamyerda. Oops, sorry. Can't make it. Birthday ni Mrs. You know how it is. Lalong nalungkot si Alex. Naalala rin ang Mrs. niya. Nasaan na ba ito? Nag-inom na lang siya mag-isa. At nagpakalasing. Alex! Alex! Hey! What's the matter? Si Joanna ang namulatan niya. Nakita rin niyang nakahandusay siya sa sahig ng kwarto niya. Nang subukan niyang tumayo, parang pinukpok ng martilyo ang ulo. Ah, what a hangover! Nasambit niya. My goodness, Alex! Tingnan mong sarili mo! Sigaw ni Joanna habang inaalalayan siya sa pagtayo. Iniupo siya nito sa kama. Well, sister dear, what brings you here? Kinukumusta lang kita. Gusto sanang sumama ni Ava, pero sabi ko'y sa susunod na lang. Buti na lang pala at hindi ko siya sinama. Alex, what have you been doing with yourself? Sabi ng mama, masagwa ang itsura mo, pero hindi ko inaasahan na ganito kasagwa. Spare me, Joanna. Umagang umaga. Si Michelle ba ang pinagkakaganyan mo? Tinapunan ni Alex ang kapatid ng tingin na parabang nagsabing, sino pa? Kung alam ko lang na mahal mo siya talaga, siguro nag-effort ako na mas maging mabait sa kanya. To be honest, nagigilty ako. Let's forget that. Wala nang silbing manghinayang ngayon. Alex, sabi ni Mama, baka daw gusto mong sa bahay na lang mag-dinner mamaya. Iniba na lang ni Joanna ang usapan. Wag na, Joanna. I have a lot of things to do at the office. Is there anything I can do for you? Atubiling offer ng babae. No, thanks. Tutol ni Alex. Ay, teka. Baka kasi maliit na ako pag alis dito. Pwede bang dumaan ka kay Mr. Torres? Pakidraft up yung mga papeles tungkol sa expansion project sa Cebu. Kailangan niya yun eh. Nandun sa briefcase ko. Yung nasa blue folder. Dali mo sa kanya ngayong umaga or before lunch at the latest. Pumayag si Joanna. Pagkagaling sa bahay ni Alex, tumuloy na ito sa isang malaking commercial bank na pinagtatrabahuhan ng kaibigan ng kapatid. Nang umaga rin yun, patungo si Michelle sa bangko. Ide-deposit ang kalahati ng sweldo na ibinigay noong isang araw. Ma'am, counter 2 please. Tawag ng teller. Hustong tinawag ang pangalan ni Michelle, ipinagbubukas naman ng gwardiya si Joanna ng pinto. Palapit na si Michelle sa counter kaya hindi niya nakita ang hipag. Naulinigan ni Joanna ang pangalan
At nang makita ang babaeng naglalakad patungo sa counter, na siguro niyang sister-in-law nga niya yun. Nakapag-isip, minabuting huwag magpakita kay Michelle. Umupo agad ito sa couch na naroroon at binuksan ang isang magazine. Nang lumabas si Michelle, sinundan niya ito. Sumakay siya sa kotse at binagala ng takbo. Isang sakay lang buhat sa bangko ang apartment na tinutuluyan ni Michelle, kaya hindi nahirapang bumuntot si Joanna. Isasara na lang ni Michelle ang pinto ng, "Hi, remember me?" Parang nakakita ng multo si Michelle. "Joanna? Paanong, sinong?" "Nakita kita doon sa bangko, sumunod ako. Hindi mo ba ako papapasukin?" Ibinukas ng todo ni Michelle ang pinto. "Ah, tuloy ka." Pinaupo si Joanna, saka tumuloy sa kusina at kumuha ng maiinom. Nandun siya nang magdilim na naman ang kanyang paningin. Napakapit siya sa lababo at nanatiling ganoon hanggang lumipas ang pagkahilo. "Nagabala ka pa," sabi ni Joanna nang makita ang dala niyang juice. "Walang anuman to." "Michelle, may sakit ka ba? Parang namumutla ka." "Ah, wala, wala. Pagod lang siguro to." Sa totoo, medyo natatakot na siya. Ilang beses na siyang inaatake ng pagkahilo. Iniisip niyang baka nagkasakit na siya sa sobrang stress. Lagi niyang pinaplanong magpunta sa doktor. Lagi rin naman niyang ipinagpapaliban. "Bakit mo ako sinundan, Joanna?" "Gusto kitang makausap tungkol sa inyo ni Alex." "Joanna, alam ko na ang lahat. Alam ko na ayaw niyo sa akin. Na disappointed kayo at hindi society girl na tulad ni Isha ang napang-asawa niya." "Michelle," simula ni Joanna. Itinaas ni Michelle ang kamay. Nahinto si Joanna. "And most of all, alam ko na kaya lang ako pinakasalan ni Alex para huwag kunin ng parents niyo si Ava." "At sino nagbigay ng ideyang yan sa'yo?" Namangha si Joanna. "Narinig ko mismo galing sa'yo. Remember, nung araw ng kasal namin ni Alex?" May pait ang tono ng boses ni Michelle. "Oh gosh, nasan ka?" "Doon sa kwarto, nagpapahinga ako noon nang marinig ko kayo nag-uusap na kaibigan mo." "Hindi ko alam na nandun ka." Napailing si Joanna. "Okay, sige, I won't lie. Sinabi ko nga yun at yun ang buong akala ko. Pero sa nakikita ko kay Alex ngayon, I think I was very wrong. Mahal ka niya talaga." "How is Alex?" "Ayun, isinusubsob ang ulo sa trabaho. Nagiinom, gabi na umuwi. Frankly, I'm worried about him. At naaawa ako kay Ava. Miss na miss ko na nga siya. Pero Joanna, si Isha, bakit hindi siya?" Napahalakhak si Joanna. "Si Isha? Yun, aasahan mo? Ewan ko nga ba, ba't tight na tight ni mama ang babaeng yun? Pero diba gusto ni Alex? I mean, sila ni Alex?" Hindi alam ni Michelle kung paano sasabihin ang gustong itanong. Naintindihan ni Joanna ang ibig niyang ipahiwatig. "From what I gather, wala nang kaamor-amor sa babaeng yun ang kapatid ko." Huminga ng malalim si Michelle. "Michelle, umuwi ka na. Alex needs you. At sorry sa pagiging matapobre ko. Hindi nga sa social status nakikita ang magagandang katangian ng isang tao." "Apology accepted. Pero Joanna, parang hindi ko pa kayang umuwi." "Natatakot ka mo at nahihiya kay Alex." Sundot ng kanyang isip. "But pag-iisipan ko," dagdag niya. "That's start," sabi ni Joanna at nagpaalam na. Hindi mapakali si Michelle pag alis ng hipag. Ano ba? Babalik ba siya kay Alex? Hiyang-hiya siya talaga sa mga ibinintang dito. Bukod doon, nagdududa pa rin siya sa accuracy ng mga sinabi ni Joanna. Paano kung mali ang akala at pagkakaintindi nito? Paulit-ulit niyang pinapaikot-ikot ang mga bagay na yon sa kanyang isip. Hanggang sa biglang dumating si Daniel. "Daniel!" Galak niyang bati. "Wow! What a welcome! Natutuwa lang ako makita ka." "Nako ha, baka ako ano nang isipin ko niyan." Biglang pumormal ang mukha ni Michelle. "I was just kidding."
nakangiting sabi ni Daniel. May gumugulo kasi sa akin, and I need your advice. Pinaupo niya si Daniel sa sofa at ikinuwento ang lahat ng naganap, lahat ng sinabi ni Joanna. Daniel, anong gagawin ko? Nasa sa'yo yun, Michelle. Mahirap si Kil ng pagmamahal. On the other hand, sa kasong yan, kailangan mo ring isuko yung pride mo. Explain things to him at aminin mo ang tunay mong damdamin para sa kanya. Parang maiiyak na matutuwa si Michelle. Hindi natiis ni Daniel na nagkakaganoon ang babaeng napamahal na sa kanya. Biglang niyakap. Hay nako, why don't you just go to him? To hell with pride? Wala pang namamatay dahil nawala ng pride, pero ang nawala ng minamahal, yun, pwedeng makamatay sa sakit. Gaya ko. Naalala ni Michelle na may pagtingin pala sa kanya ang binata. Kumawala siya sa pagkakayakap nito. Oh, Daniel, I'm sorry. Napakabuti mong tao. Kung ikaw na lang sana ang minahal ko, baka wala tayong problema ngayon. Don't be too sure of that. O ano, uuwi ka na ba? I think so. Pero maya-maya na siguro. Good luck din. Yahatid sana kita pero wala akong dugong martir. Pagkasabi nun ay tumawa ang lalaki. Hinalikan sa pisngi si Michelle. Bye. Bulong sa kanya at tumayo na. Binuksan nito ang pinto. Daniel? Tinawag siya ni Michelle. Sinugod ng yakap. Napakabuti mong kaibigan. Salamat. Sabi niya. May nagbagsak ng pinto ng kotse. Nagulat ang dalawa. Naghiwalay sa pagkakayakap. Alex? Naisigaw ni Michelle. Parang nagbabadya ng malakas na unos ang mukha ng papalapit na asawa. Nang makalapit, hinablot nito ang braso ni Michelle. So, kaya ka pala nagmamadaling umalis? Dahil may iba kang kakasamahin. Hindi, Alex. Hindi pinansin ni Alex ang sasabihin niya. Tuloy-tuloy ito. Sana sinabi mo na lang. Hindi kita pipigilan. Akala mo? Wala akong panahong makisama sa isang... Hey, watch it! Hindi nakatiis si Daniel. Ito naman ang pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Isa ka pa. Kaya mo pala inilihim sa akin kung nasaan ang asawa ko. May milagro kayong ginagawa. Pumagit na sa dalawa si Michelle. Alex, pwede bang makinig ka muna sa akin? Ano, magsisinungaling ka na naman? Don't waste my time. Sigurado na ako ngayon. Isa kang bulaanin. Dahan-dahan ka nga sa pagsasalita mo. Si Daniel sumingit na naman. Ang kulit mo ah! At inundayan ito ni Alex ng isang malakas na suntok sa muka. Tumba si Daniel. Maliksing lumuhod sa tabi nito si Michelle. Sa nakitang ginawa ng asawa, lalong nagdilim ang muka ni Alex. Tumalikod dito at mabilis na umalis. Alex! Sigaw ni Michelle. Alex! Ngunit tuloy-tuloy ang tinawag. Iniwan ni Michelle si Daniel na nagsisimula ng bumangon. Humabol sa papalayong si Alex. Nakakahilang hakbang pa lamang siya nang muling maramdamang umikot ang kanyang paligid. Nag-apuhap ng makakapitan ang mga kamay sa hangin. Michelle! Sigaw ni Daniel ang narinig niya bago tuluyang nagdilim ang lahat. Narinig din ni Alex ang sigaw na yon. Lumingon ito at nakita ang pagkabuwal ng asawa. Mabilis pa sa alas 4 ang tumakbo ito pabalik. Nauna siyang dumating sa tabi ni Michelle kaysa kay Daniel. Dinala ang asawa at itinakbo sa kotse. Humabol si Daniel at nagpumilit sumama, ngunit itinulak siya ni Alex at pinaharurot ang kotse. Naiwang nagmumura ang instructor. Kakaandar lang ng sasakyan nang magsimulang magkamali si Michelle. Nakita niyang nakahiga siya sa backseat. Umupo ito. Saan tayo pupunta? Mahina ang boses niya. Kasalukuyang nais lumabas ng kinain niya. Sinulyapan siya ni Alex sa rear view mirror. Tuloy pa rin sa pagmamaneho. Sa ospital, tugon nito. I'm fine. Ngayon lang ba nangyari sa iyan? Matigas ang tono ng asawa. Ngayon lang ako nawalan totally ng malay. Dati ko pa itong nararamdaman, konting pagkahilo lang naman. Pumunta ka na ba sa doktor? Umiling siya.
Binala ko pero parati ko nakakalimutan. All the more reasons na dapat tayong pumunta sa ospital. Baka may mangyari pa sa'yo. Lihim na natuwa si Michelle. At least, concerned sa kanya ang asawa. Ako pang masisi. Muling ibinagsak ni Michelle sa lupa nang idinugtong ng kabiyak. Hindi na sila nagkibuan hanggang makarating sa ospital. Dinala siya sa isang doktor na kakilala ni Alex. Masusi ang examination ginawa nito. Naiwan si Alex sa waiting room. Madalas ba ang pagkahilo mo? Tanong kay Michelle ng doktor. Hindi naman ho, paminsan-minsan lang. Nakakaramdam ka ba ng kakaiba? Ngayon lang ho. Okay, isuot mo yung gown na ibibigay sa'yo ng nurse at pumasok ka sa pintong yun pagkatapos. Inexamine ng doktor ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos, siya'y pinagbihis na. May mga lab test pa tayong gagawin. Sabi sa kanilang dalawa ni Alex. Would you like to just call you kapag lumabas na ang resulta? Aantayin na lang namin. Sabi ni Alex. Okay, ipaparush ko na lang. Umalis ang doktor at muli silang naupo sa waiting room. Walang kibuan ang mag-asawa. Alex, let me explain. Nag-attempt si Michelle. There's nothing to explain. Hindi ko sigurado kung paano pero pwede siguro nating ipaanal ang ating kasal. Napakagatlabi. Tumango si Michelle at hindi na nagsalita. Can I see you both in my office? Nakangiting tawag ng doktor. Tumuloy sila sa opisina ng manggagamot. Naupo sa dalawang silya sa harap ng mesa nito. You've got something, alright Michelle? Pero walang gamot dito. Bungad na pananalita ng kaharap nila. Ha? Huh? Sabay pa sila ni Alex. Doc? Kinakabahang tanong ni Michelle. Relax. Walang gamot dito kundi rest, good food and lots of love. Kinindata ng doktor si Alex. Hindi pa rin alam ng dalawa ang ibig sabihin ng manggagamot. Parehong nakakunot ang noong naguguluhan. Ano ba kayo? Don't you get it? Michelle is pregnant. Mga 3 months na. Congratulations, Alex. Both of you. Nakamaang lang si Michelle. Pregnant? Hindi niya naisip. Dati na siyang irregular ang menstruation, pero nitong huli, sa gulong nangyari sa buhay niya, hindi na pagtuunan ng pansin ang buwa ng dalaw. Na hindi na dumalaw, buhat nung huling magsiping sila ng asawa. Thank you. Sabi ni Alex na siyang unang nakarecover sa shock. Thanks. Sabi naman ni Michelle. We're going home. Buong bangis na sabi ni Alex. Mahigpit ang pagkakakapit sa kanyang braso. What do you mean home? Hindi ako sasama sa'yo. Anak ko yung dinadala mo. So you have no choice. Kung hindi sana nagbungang ating... Kung hindi ka sana nabuntis, makakalaya ka na. Pero ngayon... No way. Tama na ang isang batang nalilito. Isang batang lumaking hindi pareho kasama mga magulang. Ayoko ng dagdagan pa. Si Ava ang tinutukoy nito, alam niya. Ito ba ang lalaking sabi ni Joanna ay mahal siya? Handa nga siyang pakisamahan, ngunit dahil lamang sa kanyang dinadala. Alex, ayokong... No arguments. Narating na nila ang kotse noon. Get in the car, o kakalad ka rin kita papasok. Ayaw mag-iskandalo ni Michelle. Sumakay na lang siya. Kailangan kong bumalik sa apartment, sabi ni Michelle. Bakit? Naningkit sa galit ang mga mata ni Alex. Wala nang sinabi. Lumiko sila sa kalyeng patungo sa apartment. Wala si Daniel doon. Nakahinga ng maluwag si Michelle. Baka kung ano ang mangyari kapag nagpang-abort ang dalawang lalaki. 3 linggo nang nakauwi si Michelle. Masayang masaya si Ava nang makita siya. Sinundo ni Alex ang bata pagdating nila. Mami! Sigaw nitong tumakbo patungo sa nakalahad na mga kamay ni Michelle. Miss na miss kita, Mami! Akala ko hindi ka nababalik. Sisigok-sigok na sabi ng musmos. Ako rin, na miss kita. Tugon niya. Nagtama ang paningin nila ni Alex sa itaas ng ulo ni Ava. Nanooy mahigpit na nakayakap sa kanya. Di mawari ang nakalarawan sa mga mata ng asawa. Ilang saglit lang, nagbaba si Michelle ng tingin. Mula nang bumalik si Michelle,
Malaki na ang ipinagbago ng turingan nilang mag-asawa. Kung noon nag-uusap at nagbibiroan sila kahit paano, ngayon misto lang hindi sila magkakilala. Sa tingin ni Michelle, namatay ng tuluyan ang anumang konting pagtingin sa kanya ni Alex. Maski si Ava ay naramdaman rin ang tensyon na namamagitan sa dalawa at yun ay nag-reflect sa kaniyang attitude. Unti-unting naging restless ang bata. Inirereklamo na nga ito ng mga teachers nito na ayaw nang sumagot sa klase. Maging sa ballet, nawalan na ito ng gana. Ballet, alam na ni Michelle kung saan nagmana ang bata ng angking talino sa pagsasayaw. Halos araw-araw naman, hating gabi na kung umuwi si Alex. Minsan, lasing pa. Lungkot na lungkot si Michelle sa kanyang katayuan. Mahal niya ang asawa. Hindi siya huminto sa pagmamahal dito sa kabila ng lahat. Subconsciously, inasam niyang mapamahal din siya dito. At nang mga ilang araw bago bumalik si Isha, mukhang magtatagumpay na siya. Ngunit ngayon ay imposible na yun. Gusto na sana niyang umalis muli. Ngunit siya ay napipigilan ng nararamdaman para sa asawa. At least magkasama kami't nakikita ko siya. Parati niyang dahilan sa sarili. Subalit matiyagaman, dumarating din ang sukdulan. Isang gabing depressed na siya sa kalagayan ng pagsasama nilang mag-asawa. Minabuti niyang kausapin si Alex. Lilinawin na niya ang lahat upang malaman kung may katuturan at kahihinatnan pa ang kanilang pagsasama. Dala ang isang libro para pampalipas oras, umupo siya sa salat, nabangan ang pagdating ng asawa. Halos maburo na siya sa kahihintay ay wala pa rin ito. Alas 2:30. Papaakyat na sana si Michelle nang marinig niya ang ugong ng kotseng papasok sa garahe. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Pasuray-suray na pumasok ang hinihintay. Sumindi ang ilaw at tumambad sa lalaki ang nakatulalang si Michelle. Nakatayo sa puno ng hagdanan. Alex? Nasambit niyang hindi alam ang idurugtong. Oh, bakit gising ka pa? Gabi na, tulog na! Nagkakandabuhol na singhal ni Alex. Pagkatapos, lumakad patungo sa kusina. Sa kalanguan, nagbuhol ang paa nito at muntik nang matumba. Tumakbo si Michelle sa tabi ng lalaki para alalayan. Kaya ko! Tutol nito sabay palis sa kamay ni Michelle. Ngunit sa paghakbang ay muntik na naman itong mabuwal. Pwede ba iakyat na lang kita? Tapos bahala ka na sa buhay mo. Baka mabalian ka ng leeg. Pupulutin pa kita sa sahig. Naiiritang sabi ni Michelle. Hindi na tumutol ang lalaki. Narating nila ang itaas. Hindi pa rin bumibitiw si Alex sa kanya. Kaya minabuting ihatid na niya sa kwarto at punasan. Pinubuksan niya ang pinto ng silid nang maramdamang kinurot siya sa tagiliran ng kasama. Napaliyad siya at muntik nang maiuntog ang lalaki sa dingding. Ano ba, Alex? Saway niya. Naglalambing lang naman. Tumigil ka nga. Tagis ang ngiping bulong dito. Sumunod naman ang sinaway. Ipinasok na niya ito sa kwarto at dahang-dahang inihiga sa kama. Pagkatapos ay inalisan niya ito ng sapatos at medyas. Isinunod ang polong suot. Ikaw ah, anong binabalak mo? Nakakaloko ang ngiti ni Alex. Pupunasan kita. Sabi ni Michelle na tinabig ang papalapit na kamay ng asawa. Umalis siya upang kumuha ng bimpo at langganita. Pagbalik niya sa silid, nakavrip na lang si Alex. Walang kaabog-abog na sinimulan niya itong punasan umpisa sa muka, sa leeg, pababa sa dibdib. Babanlawan na niya sa planganita ang face towel nang biglang iuunat ni Alex ang kamay at hilahin siya. Napasubsob siya sa dibdib nito. Ano ba? Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil pinatahimik siya ng halik ng asawa. Nagpumigla siya ngunit hindi siya binitawan ni Alex. Sa halip, lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Bumangon pa ito ng konti at isinampa siya pahiga. Pinatungan ng isang paa upang hindi makawala. Mapupusok ang mga halik na iginawad sa kanya. Matagal ko nang gustong gawin to. Bulong kay Michelle. Hinubad ng lalaki ang suot na t-shirt ng asawa. Pinagsawa ang paningin. Sa natambad niyang kaanyuan,
Mabilis na itinuloy ni Alex ang paghuhubad sa kanya. Palag ng palag si Michelle, ngunit walang magawa. Ni hindi siya makagalaw sa bigat ng nakadagan sa kanya. Nagtagumpay si Alex sa ibig gawin. Di tulad ng dati, mabilis ang pagangkin sa kanya. Pagsapit ni Alex sa tuktok ng kaligayahan, umalis na ito sa pagkakadagan sa kanya. Impit ang pag-iyak ni Michelle. Patawarin mo ko, sabi ng lalaki. Nagngalit si Michelle. Yung balikwas ng bangon, pinagsusuntok ang asawa. Walang yaka! Ginagawa mo akong tau-tauhan dito pagkatapos. Pagkatapos ay ganito, ang sama mo talaga. Pagwawala niya. Niloko mo na nga ako. Gagawin mo pa akong parausan? At ikaw, hindi mo ba ako niloko? Nagngangalit ring ganti ni Alex. Nawala ang kalasingan. Nagpakasal ka sa akin dahil sa pera. Sumama ka pa sa ibang lalaki. Wala kaming ugnayan ni Daniel. Kaya lang ako lumayo dahil sa ina rin. Alam mo ba, hirap na ako sa kalagayan natin. At ako, sa palagay mo ba hindi ako nahihirapan? Anak ng pakwang buhay to. Nag-asawa nga ako para rin namang wala. Ngayon talaga ako nagsisisi sa ginawa ko. Nagwawala na sa galit si Alex. Para namang sasabog sa sama ng loob ang dibdib ni Michelle. Kung ganun naman pala, mabuti pa umalis na lang ako. Sigaw niya. Fine! Ganti ni Alex. Umalis ka kung gusto mo. At hindi kita pipigilan. O sige, bukas na bukas rin aalis na ako. Papatawagin ko sa iyo ang lawyer ko. Tapos ni Alex at nagtalukbong na ito ng kumot. Panandali ang napatulala si Michelle. Pagkatapos, dali-daling dinampot ang mga nahubad na saplot. Pagkabihis ay patakbong lumabas ng silid. Sa kanyang kwarto, mabilis siyang nag-impake habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Naalala niya ang mga sinabi ni Alex at inimpit na lang sa unan ang mga hagulhol. Nakatulog siyang umiiyak. Dahil puyat, tanghali nang gumising si Michelle. Mga alas 8:30 na nang magmulat ito ng mata. Nagmamadali siyang nag-ayos. Itinuloy niya ang pag-iimpake. Nang matapos, bumaba na ito. Nasalubong niya ang katulong na papaakyat sa hagdan. Inday, si Ava ba? Pumasok na sa eskwela? Tanong niya. Ay, opo ma'am. Hindi na nga kayo pinagising sa kanya ni sir dahil puyat daw kayo. Ganun ba? Nalulumo niyang sabi. Hindi man lang pala siya makakapagpaalam sa bata. Hindi bali, susulatan ko na lang siya. Pakonsuelo sa sarili. Pagkatapos bumalik na sa kwarto para kunin ang mga gamit. Naisip ni Michelle na dahil tanghali na ay nakaalis na rin si Alex. Kaya laking gulat niya nang makita niya ito pagbukas ng pinto. Aalis na ako, paalam niya. Tumango lang ang sinabihan. Umakma nang bababa si Michelle nang pigilan siya ng kamay ng kanyang braso. Talaga bang ayaw mo na dito? Malungkot ang tinig na tanong ng lalaki. Umiling si Michelle. Mahirap makisama sa isang taong walang nararamdamang pagtingin sa'yo. Mali Alex eh. Parang isang sakripisyo magsama tayo bilang mag-asawa kung hindi mo naman ako mahal. Huwag kang mag-alala. Makikilala ka pa rin ng magiging anak natin. Hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Pagkasabi nun, lumakad ng pababa si Michelle. Si Alex ay nakamasid lamang na may lungkot sa mga mata. Maiyak-iyak na si Michelle. Iiwan na niya habang panahon ang lalaking minahal niya. Minahal ng lubusan. Umasa siyang pipigilan siya nito, ngunit wala yung ginagawa. Hindi niya maramdamang sumunod pala si Alex sa kanya. Bubuksan na niya ang pintuan. Michelle, please stay. Not for Abba or anybody else, but for me. Hindi makapaniwala si Michelle sa narinig. Nilingon niya ang asawa. Nakita niyang puspos ng pagsusumamo ang mukha nun. Siguro hindi mo na ako paniniwalaan pa pero parang hirap na hirap ito sa sasabihin. Mahal kita. Mahal kita, Michelle. Alex, huwag mo na akong... No, let me finish. Sabat ni Alex. I admit,
Nung una kitang makita, I had this stupid idea na magpakasal ako kahit kaninong babae para lang makuha ko ang anak ko at huwag ilayo sa akin. Tutal, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lang namang convenience sa pag-asawa. Bakit pa ako magpapakahirap maghanap ng babaeng mamahalin ko ng tunay? Pero alam mo, Michelle, nang makilala kita, and I really wanted you to be Ava's mother and my wife. I guess, hindi na mahalagang malaman mo pa mga bagay na to. Pero at least, gusto kong bago man lang tayo tuloy ang magkahiwalay, maging honest ako sa'yo. Patuloy ni Alex. Hindi ulit makapaniwala si Michelle sa naririnig. Para siyang lilipad sa galak. Mahal din siya ni Alex. Matagal na palang natupad ang kanyang pinakamimiti, kundi lang siya naging bulag dito. May kung ilang segundo siyang napatitig sa asawa, para namang biglang may pait na sumagi sa kaanyuan ng lalaki. Anyway, naipagtapat mo na rin naman sa akin kung bakit mo ako pinakasalan, kaya makakaalis ka na. No, Alex, nagkakamali ka, sabi ni Michelle. Sinabi ko lang na kayamanan mong ginusto ko dahil, at napayoko siya. Dahil ayoko magmistulang tangang madaling bulahin, dahil gusto ko rin saktan ka, mahina niyang paliwanag. Sinapo siya ni Alex sa baba at pilit na itinaas ang nakatungong muka. Bakas na bakas ni Michelle sa ekspresyon ng asawa ang malaking saya. Pagkatapos, sinayaran ang kanyang mga labi ng isang halik na pakiwari ni Michelle ay pagkatamis-tamis. Buong pagmamahal siyang gumanti. Pilit ipinaramdam sa sukling halik ang nakimkim na pag-ibig sa asawa. Walang ano-ano'y biglang bumitiw sa paghalik si Alex. Si Daniel nga pala. Daniel? Hindi pa agad naalala ni Michelle kung sino ang tinutukoy ng asawa. Ah, si Daniel. Oo, si Daniel. Ano bang balak mo tungkol sa kanya? Maasim ang mukhang pilit ni Alex. Sinabi ko naman sa iyong wala kaming ugnayan ni Daniel. Eh bakit magkayakap kayo nung dumating ako? Kitang-kita ko ah. Kasi po noon, nagpapasalamat ako noon sa lahat ng naitulong niya sa akin. Lalong-lalo sa mga advice niyang bumalik ako sa iyo. Dahil daw mahal na mahal kita. Lubhang nagliwanag ang mukha ni Alex sa narinig. Maya-maya, may naalala ulit. Teka nga pala, sinong nagsabi sa'yo na dahil kay Ava kaya kita pinakasalan? Huwag na lang, kalimutan na natin yun. Kay Joanna, no? Hula ni Alex. Oo. Lagot talaga sa akin ang babaeng yun. Huwag na, Alex. Hayaan mo na siya. Nagpunta rin naman siya sa apartment ko noon. Kinumbinsi akong bumalik sa'yo. Dahil sabi niya, mahal mo daw ako. Sa puntong yun, tama siya. 100%. Masayang sabi nito at muling kinabig si Michelle. Hahalikan sana. Si Michelle naman ang pumalag. Ang lakas ng loob mo magtanong tungkol kay Daniel. Eh ikaw, anong gagawin mo kay Isha? At huwag mong sabihin wala kayong ugnayan. Natatandaan ko pa kung anong ginagawa niyo nung mabungarang ko kayo sa opisina mo. Sumbat niya. Ganto kasi yon. Actually, tinutula ko siya nang bigla kang magdramatic entrance. Natatawang paliwanag ni Alex. Sa totoo lang, wala naman akong gusto sa babaeng yun. Matagal na. Mula nang iwan niya si Ava. Si Michelle naman ang nalubos ang kaligayahan. Lalo na nang muli niyang naramdaman ang dampi ng labi ng asawa. Naging mapusok ang halik na yon. Walang alinlangang sumama si Michelle nang hilahin siya ni Alex patungo sa kanyang kwarto. Binasag ang katahimikan ng umaga ng iyak ng bata. Alex, nagising si Jello, sabi ni Michelle habang itinutulak ang naglalambing na asawa. Hayaan mo, matutulog din yun ulit. Sagot ni Alex na patuloy ang paghalik-halik sa kanyang batok. Patawang itinulak ni Michelle ang lalaki at dali-daling isinuot ang kanyang roba. Tinungo niya ang silid ng 8 buwang gulang na anak nila ni Alex. Ngiti agad ang isinalubong ng bata pagkakita sa kanya. Hello baby! Bati niya. Nang marinig ang tinig ni Michelle, itinaas ng baby ang 2 kamay. Naintindihan naman niya ang gustong mangyari ng anak.
Kinalong niya ito. Tuwang-tuwa lalo ang bata nang ito'y panggigilan niya. Matinis ang hagikik na isinukli ni Jello. Cute-cute talaga ng baby ko. Paulit-ulit na sabi ni Michelle habang kasalukuyan niyang pinaghahalikan ang matambok na pisngi ng anak. Ang swerte naman ni Jello. Umagang-umagang dami niyang halik. Si Alex sumunod kay Michelle. Nakangiting lumapit ang lalaki sa asawa. Nang makarating sa kinakatayuan ng mag-ina, hinaplos-haplos nito ang ulo ni Jello. Hello, son. Bati rin niya dito pagkatapos kinuha ito kay Michelle. Sumama naman agad ang bata at nilaro-laro ang mga balahibo sa hubad na dibdib ng ama. Yumakap si Michelle sa mag-ama. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang. Ano ba itong pinagsasabi ko? Inakbayan ni Alex si Michelle. I'm one lucky guy. I mean, sa kabila ng lahat na kagulo ang nangyari sa buhay ko, sa ating dalawa, eto ko, napakaligaya. And it's all because of you. Masuyong hinagkan niya ang ina ng anak. Sa pagdidikit ng kanilang muka, nakiliti yata sa buhok ni Michelle si Jello. Na nakapagitna sa kanila, hinila niya ito. Aray! Natatawang reklamo ni Michelle. Ikaw ang salbahe mo, ha? Aniya sa batang pinipilit isubo ang hinihilang buhok. Na-spoil na, baka dapat ng sundan. Singit ni Alex. Sinuklian niya ang suggestion ng asawa ng mga maririing kurot sa tagiliran. Loko mo, wala pang isang taon yan. Nagtawanan sila. Maya-maya ay ibinaba na ni Alex si Jello sa kuna. Matamang pinagmasda ng supling. Hindi nagkasya sa pagtingin. Hinalikan nito. Hustong biglang bumukas ang pinto at pumasok ang bagong ligong si Ava. Sabi ko na nga ba, nandito kayong dalawa eh. Nagtatampong sumbat nito kay Michelle. Hinihintay ko kayo para mag-breakfast, para sabay tayo. Pero hindi kayo bumababa. Ha? Nagselos naman ang isang to. Biro ni Michelle sa kakinalong si Ava. Mommy, totoo po ba yung sabi niyo ni Daddy noon na kahit may kapatid na ako, love niyo pa rin ako? Niyakap ng mahigpit ni Michelle ang bata. Oo naman, Ava. Ikaw yata ang panganay namin. Totoo yun, anak. Dagdag ni Alex. Mahal na mahal namin kayo pareho ni Jello. At ikaw, hindi ka dapat magseselos sa kanya dahil kapatid mo siya. Sandali lang namang paliwanag ay nawala na ang anino ng pagmamaktol sa mukha ni Ava. O sige, hindi na ako galit, sabi nito. That's a good girl, puri ni Alex. At dahil good girl ka, mamamasyal tayo. Pero gusto ko po kasama si Jello. Oo ba? Payag ni Michelle. Nagpababa si Ava at tumakbo sa ama upang yakapin nito. I love you, Daddy. Pagkuway tumingin kay Michelle. I love you, Mommy. Nagkatinginan si Alex at Michelle. Sa kanilang mga mata, nagniningning ang matinding kaligayahan. Pagmamahal at pagpapatawad. Yan ang aral na ibinibigay sa inyo ng kwentong ito. Tama nga sila. Once you fall in love, kakayanin mo ang lahat-lahat. Yung sakit, selos, sama ng loob, and the truth na kahit na masakit na, still mahal na mahal mo pa rin siya. Because true love never surrender. It always finds a way to understand the pain. Kapag magmamahal ka, huwag na huwag kang babase sa sinasabi ng ibang tao. Bakit? Pag ba nasaktan ka, masasaktan din ba sila? Selos. Hindi to karapatan. Ito ay emosyong kailanman ay hindi mo mapipigilan. Forgiving someone is very easy. But being able to trust them again is a totally different story. May mga tao kasing ayaw kang mawala, pero hindi ka naman mapahalagahan ng tama. Ang sorry, nagpapagaan lang ng kalooban, pero hindi nagtatama ng kamalian. Sa mga hindi naniniwala sa love, hintayin mo lang yung true love mo.
Baka na traffic lang yon sa mga malalanding tao. Hindi naman talaga distansya ang nakakasira sa long distance relationship, kundi ang kawalan ng tiwala at mga maling hinala. Maaring hindi ikaw ang unang minahal ko, pero masisiguro ko sa'yo na ikaw na ang huling hahawak ng puso ko. At dito na po nagtatapos ang ating storya ng His Ex-Lover. Shoutout po sa ilan nating mga supporters: Walton Family, Miss Neri Javier, Janelle Benin, Miss Maria Cecilia Enriquez, Miss Hamina Balaw, Mr. Gilbert De La Cruz, Miss Gloria Forster, Miss Hannah Marie, Miss Rex Alage, Miss Emma Amaro, Mr. Bonifacio Ramos, and Miss Alma Castillo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli ninyong subaybayan ang mga susunod pa nating storya. Maraming salamat po. Love, My Views TV.